balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Alas 5.32 ng umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Pag-ibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kapuso. Ados na tayo sa buwan ng Abril, taong 2024. Ito po ang Buena Manong mga balita. Magadid po ng mga mainit na mga balita ngayon pong araw nito na siinginit po ng ating panahon. At meron pong pahayag ang pag-asa, mga kapuso, na nakikinig po sa atin. Asahan po ang mataas na damang init o heat index ngayong araw pong ito. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Atin ang pasadahan ng mga headlines ng ating mga Buena Manong mga balita. Buena Manong Balita! Ilang mga baboy at baka sa Marinduque, tinamaan na rin po ng rabies. Diesel at kerosene may bawas presyo ngayong araw, pero gasolina may dagdag presyo naman. Presyo ng LPG bumaba rin ngayong Abril. Face-to-face classes ay ang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang matinding init. Mas maiksing oras ng klase o shifting, ipinawagan ng isang grupo sa Department of Education. Dalawang kontraktor yan na nag-iwan po ng 24 na hukay sa EDSA na nagdulot ang matinding trapiko kahapon pagmumultahin ng MMDA. Hindi ba pwedeng samahan ng kurot? Ang dami na traffic dyan, unang-unang araw pa lang. Police General Romel Francisco Marbil, formal daw nanumpa sa tungkulin bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. At dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala umunong pinasok na gentleman's agreement sa China sa usapin po ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Buena Manong Balita! Iyan po mga kapuso, ang ating po mga headlines. Sa detalye po ng ating mga Buena Manong mga balita. Pero bago yan, inanyayaan po namin kayo na inyo rin po tangkilikin ating po mga social media pages. Ang ating pong mga taga-subaybay sa Facebook, pwede po kayong makinig at panoorin kami live sa Facebook, Super Radio, DCBB 594 kHz, 594 KHZ. Sa ating din pong DCBB Text Connect, saan pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe, reaction sa mga balita, ang DCBB, DCBB Text Connect, 0917-594-5941. Sa atin din po mga nanonood sa YouTube, atin pong YouTube channel at DCBB 594, at DCBB 594. Ang atin naman pong TikTok at X account at DCBB. Mga kapuso. Buena Manong Balita!
Alas 5.35 na ho ng umaga. Sa detalye po natin mga benamanong mga balita, tinamaan na rin ng rabies or rabies ang ilang mga baboy at baka sa lalawigan po yan ng Marinduque. Ay kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabriga, nasa 6 na baboy at 2 baka sa Marinduque ang napaulat na tinamaan po nito at nakita ng sintomas tulad po ng labis na paglalaway at pagkamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Galing umano ang rabies sa mga aso at pusa kaya magsasagawa ang DA ng pagbabakuna sa mga alagang hayop sa Marinduque. Nagpaalala naman po ang DA o Department of Agriculture sa publiko na bumili lang ng karne sa mga nasertipikahan ng mga inspector dahil posibleng maipasa ho sa tao ang rabies o rabies na ko malungkot mula sa mga baboy at baka lalo na ho kung hindi tama ang pagkakaluto ng karne ho nito. Buena manong balita. Alas 5.26 na ho ng umaga, 3 sunod-sunod na linggo na ho tumataas ang presyo ng gasolina at pati sa magkaiwaray na anunsyo ng mga kumpanya po ng langis sa bansa, 45 centavos 45 sentimo ang dagdag presyo kada litro ng gasolina ngayong araw. May bawas presyo naman sa diesel na 60 centavos kada litro habang piso at 5 sentimo ang bawas presyo kada litro naman po ng kerosene. Ilang kumpanya nagpatupad ng oil price adjustment kayo ng madaling araw habang iba ay mamaya po ang alas 6 ng umaga at ang iba naman ay mamayang alas 4 ng hapon. Benamanong balik! Bumaba rin po ang presyo naman ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Abril sa anunsyo po ng Petron Piso ang bawas o ibinaba sa presyo kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dito, 11 pesos ang maibabawas sa presyo ng 11 kilogram na tangki po ng LPG sa datos ng Department of Energy. Naglalaro sa 830 pesos hanggang 1,068 pesos ang presyo ng 11 kilogram na LPG nitong nakalipas na buwan. Buena manong balita. Alas 5.38 na ho ng umaga, suspendido ang face-to-face classes na lugar sa bansa ngayon pong araw, April 2, dahil po sa inaasahang mataas na heat index o damang init. Ako talaga naman. Kabilang po sa mga suspendido ay ang preschool to senior high school, public schools, sa Quezon City, patutupad po asynchronous o synchronous classes at Bacolod City. Preschool to senior high school naman, parehong public and private sa Mangaldan, Pangasinan, Kalumpit sa Bulacan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo at Kalinog sa Iloilo ang kanilang pong suspension hanggang Biyernes na ho, hanggang April 5. Samantala, lahat naman ng antas, both public and private, ipatutupad po ang modular at online classes sa mga sumusunod na lugar. Kabangkalan City, EB Magalona, Silay City, Bagus City, Himamaylan City, Talisay City, Hinupaan at Isabela sa Negros Occidental. Gayun din po sa Maasim City sa Sarangani. Hanggang Biyernes po yan suspended hanggang Biyernes, April 5. General Santos City hanggang Biyernes din po, April 5. Surala, South Cotabato, afternoon classes po lamang ngayong araw ang walang pasok. Sa Tantangan, Cotabato, afternoon classes lamang pero hanggang April 15 po sila, hanggang Abril 15. At maging sa lalawigan po ng Sultan Kudarat na hanggang April 15 din po, mga kapuso. Mamaya nga, kumustahin nga natin dahil marami hong mga sa mga nakuusap po natin kanina, mas gusto siguro pag-isipan at tingnan ng Department of Education na baka bumalik ko muna sa online ng mga, lalo na ho yung mga pampublikong paaralan na wala hong hindi ho naka-aircon. Yung iba nga ho, ni electric pan wala eh. Talaga nilakihan lang ho ang bintana na kanilang paaralan. At of course, nakasanayan na ang mga estudyante po sa kolehiyo nagtatanong, hindi na ho ba sila kasama? Ito ho ba'y patunin na sila po yung mga angkan ng mga Avengers na pag umuulan sila ho yata lugi, pag umuulan bumabagi. Suspension hanggang high school sila may pasok. Pati ba naman daw sa tag-init? May siguro tinan na rin natin yan sa pamagitan po ng CHED. Buena manong balita! Nanawagan naman ang Teachers Dignity Coalition sa Department of Education na DepEd na paigsiin ang oras ho ng klase o magkaroon ng shifting upang maiwasan ang pagkakababad ng mga mag-aaral sa matinding init po ng panahon. Ayon kay Benjo Basas, chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, maaaring pumasok ang mga mag-aaral mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga para po yan sa unang shift. At mula alas 3 ng hapon, ang ikalawang shift.
Pero kung hindi mo na ito posible, mas makabubuting ipatupad na lamang ang distance learning modalities. Umaasa rin si Basas na mamadaliin ang DepEd ang transition sa dating school calendar sa pamagitan po ng pagpapaigsi sa 2024-2025 school year. Buena manong balik! 19 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, radyo na, TV pa, kurtisiya na, disiplina pa. Pagmumultahin po ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, yan dalawang kontraktor na nag-iwan ng mga hukay sa iba't ibang bahagi po ng EDSA na nagdulot po ng matindi pagbibigat sa trapiko ho kahapon kasabay ng pagbabalik sa Metro Manila ng mga nagbakasyon nito pong Semana Santa. Ay kay Attorney Romando Artes, chairman po ng MMDA, 24 na hukay ang hindi natapos hanggang kahapon ng umaga ng dalawang kontraktor na naglalagay po ng fiber optic cables. Nagkamali umano ang pag-schedule sa delivery ng semento kaya nantalang pagsasaayos sa mga hukay pero hindi ito pinaniwalaan ni Artes. Anya, 50,000 piso kada hukay o may katumpas po itong 1.2 milyon piso kung 24 na hukay pong kanilang iniwan na multa bukod pa sa ilang pang mga paglabag. Humingi naman ang paumanhin ng CEO ng R-Link Corporation, isa sa mga kontraktor ng road repair sa EDSA. R-Link Corporation. Ah. Nako, baka ibang gustong kumuha ang servisyo nito, magdalawang isip pa. Inaako umuno nilang responsibilidad gumagawa na ng mga agarang hakbang para matukunan ang mga dinulot na abala at matapos agad ang mga proyekto. Ayon po sa MMDA, asahan pa rin ang mabigat na trapiko sa EDSA ngayong araw at sa mga sumusunod pa po mga araw. Buena manong balita! Nakala ho natin mga kababayan, ito po yung proyekto na kundi DPWH at MMDA. Abay, kamukat-mukat po natin. Isa po para itong umaayos po nga public telco o ano, yung telco, telecommunication company, pribadong kumpanya. Biruin nyo, naghukay ho yata ho sila na simula ng Webes. Sabado, Linggo na eh, parang nakatiwangwang pa rin. Sino bang pong hindi maiinis po noon? Hindi lang po siguro dapat multa ho ito. Itinan din po dito, baka may mga iba pang pwedeng tingnan at makita ho kung ano man po binigay ho ditong lisensya para magsagawa ng itong uri po ng trabaho at magkaloob ng serbisyo na hindi ho nila natutupad. Buena manong balita! Napeperwisyo kasi mga motorista. Samantala, alas 5.43 na ho ng umaga, radyo na, TV pa. May bago na hong hepe ang Philippine National Police o PNP. Kahapon formal na nanumpa sa tungkulin si Police General Romel Francisco Marbil na napili po ng Pangulong Bongbong Marcos na maging PNP Chief kapalit na nagretirong si dating Police General Benjamin Acorda Jr. Si Marbil ay nagsilbi na rin po dati bilang pinuno po ng PNP Directorate for Controllership, Director ng Police Regional Office 8 at heavy po ng PNP Highway Patrol Group. Siya po ay miyembro na ang pinakamatikas at ang pinakamaraming magagandang lalaking class ng PMA. Maraming magsiselos nito. PMA isang busy class of 1991. Huyo! At nakatakda rin po itong magretiro sa darating pong February 27, 2025. Mga kapuso. Buena manong balita! Good luck, General Marbil, sir, bagong PNP chief. Wala umanong pinasok na gentleman's agreement. Bitin natin, Andoy, ha? Baka mahina yung volume ng radyo ni Attorney Harry Roque. Wala umanong pinasok na gentleman's agreement sa China. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng pag-atid ng supply sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sa isang programa sa telebisyon, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na 2 beses siya nakausap ang dating Pangulo nitong Semana Santa at sinabi umano ni Duterte na mainit na usapin ang Ayung and Shoal kaya wala siyang pinasok na kasunduan kahit kanino. Ayon pa kay Panelo, nagsisinungaling at gusto lamang ng publicity ng sinumang nagpapakalat ng umano'y gentleman's agreement. Ulitin natin. Nagsisinungaling at gusto lamang ng publicity na sino man nagpapakalat ng umano'y gentleman's agreement. Matatandang unang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na karoon po ng gentleman's agreement sina dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping at hindi naman po ito umano sikreto. Inaasa naman maglalabas po ng komento hinggil po dito si Attorney Harry Roque. Namin po tinatawagan din po, nagbabakasakali ngayon po napakaagang ito ng Martes kung pwede yung sumagot. Hinggil po sa bagong pahayag na yan ni Attorney Salvador
Panelo. Buena manong balita. Ako pa naman sa Panaya, may mga gusto tayo sana ng komentaryo. Ano? Bigyan po ng pansin tulad po noong hindi naman sa mga Pilipino galing yung katagang walang itinatago at hindi ibinibigay ang isla kung hindi yung salita pong yun ay nagagaling po sa Chinese government at maging sa mga taga-Chinese embassy yung salitang dapat ay alisin yung BRP Sierra Madre sa iyong insyon. Hindi sa ating galing, galing po sa Chinese government na di umano ay bahagi po ng gentleman's agreement ayon sa China. Hindi po ayon po sa atin. Pero siguro binang pagtitapos. Alam niyo sa aking palagay, ano na lang po yan, mga ad hominem na lang po yan. Mga yung pampagulo lang, pampadelay lang ng kung anong dapat na maging hakbang ng gobyerno. Ang mahalaga po ngayon, total may konseyong binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos, siguro panahon na rin, para pare-pareho po tayong gumawa ng parating sa China, na anumang pong agreement, dapat po ay patas, alinsunod sa kung ano ang tama at alinsunod po sa sinasaad ng batas, lalo na po ang arbitral ruling. 4 minutes bago mag-6 ng umaga, radyo na, TV pa. Buena manong balita! Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio, DZWB at WBTV. Property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati si Kat din binamay mo? Kasi sinabi mo sa mga polisyan, sabi ko sa kanya totoo, ikaw nagpatatay kay Mang Berto. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on JTV. Ngayong Martes. Igalba na sadya! Labanan mo ako! Hindi ako natatakot pa eh. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ayoko may masaktan na mamatay niyo yung gabi. Pati ako? Oo. Dahil ang bawat buhay mahalaga. Diyos ko! 5,000 para sa Kevlar vest? Kailangan namin yan. Oo. Ginawa talaga yan para sa amin. Mag-ingat kayo sa mga halimaw na lobo! Maghanda! They always get the bad guys. Huwag mong bibitiwan ang alaala, Cal. Ikaw naman! Now showing on G-Flix. Keeping it good. Pakinggan naman natin ang mga report mula po sa ating mga Super Radio Reporter. Good morning sa ating mga sumusubaybay din po sa YouTube. Jason A., John Michael Hapitana, Celestino Abejo, Miriam Dango, Pacifico Morelos, Emonito Espada, Ken Ponsalan, Jonathan Abilio at Lorivic Balaan. Manila City, malamig pa kaya di kasama sa walang pasok. Danilo Nepomuceno po nagsabi niyan, hindi ko lang alam. Sa NCR, maghintay-hintay na may mag-collapse bago magsuspindi pa ba ng klase, mga LGU. Francisco Antonio de la Vega, good morning po. Yung contractor po na yan, lalo, naku, lapo bang multa? Sobrang perwisyo sa contract. Ayun, pinabumulta nga po mga kapuso. Samantala, daloy ng trapiko, alamin ho natin sa mga panganaing lansangan po sa Metro Manila. Christian Manyo. Christian, good morning.
Nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila, partikular na sa kahabaan at pagkabiling panik ng EDSA. Maliban na lamang sa ilang bahagi nito na nagkakaroon ng bahagyang pagbabagal ng mga sasakyan dahil pa rin sa mga hukay na sinimula noong Semana Santa at hindi pa rin natatapos hanggang sa mga oras na ito at patuloy na nakakordon na kumakain ng isang linya ng EDSA na napag-alaman na proyekto ng telecom company. Dapat tapusin nila yan, Christian. Marami na naiinis ngayon. Baka raw pag hindi nila tinabunan niya, baka sila mabaumpa niya pag hindi nila inayos. Ang dami ng ilang araw nang galit na galit ng mga motorista. Ayusin nyo na yan! At una na nga sinabi ng MMDA Orly na kanilang pagmumultahin ang mga kontraktor nang ginagawang hukay ng 50,000 piso kada lugar at kada araw na delay dahil sa perwisyo. Samantala, maluwag din ang daloy ng trapiko sa Rojas Boulevard at iba pang pangunahing daan maging ang mga papasok ng NCR kumpara kahapon na dagsa ang mga nagbabalikang bakasyonista. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Thank you, Christian. Samantala, Philippine National Railways tiniyak na pag-uusahin pa ang bus augmentation. Manny Vargas sa detalye. Manny, good morning. Good morning, Paring Orly. Sa mga kapuso natin, pagbubutihin pa ng Philippine National Railways ang serbisyo ng bus augmentation program nito kapalit ng tigil operasyon ng kanilang mga tren dito sa Metro Manila. Tiniyak ito ni PNR Operations Manager Jocelyn Jeronimo kasunod ng reklamo ng mga pasahero kahapon matapos hindi masunod ang inianunsyo na kada 30 minutos na biyahe ng mga bus. Sinabi ni Jeronimo sa Bagong Pilipinas na maaaring magkaroon lamang o nagkaroon lamang ng usaping technical kaya't nagkaproblema sa pagpapatupad ng bus augmentation sa unang araw ng trabaho matapos ang tigil operasyon ng kanilang mga tren sa National Capital Region. Ipaabot-anya nila ito sa pamunuan ng HM Transport at mag-aabiso sila sa oras sa mga biyahe para magabayan rin ang mga pasahero. Ang tigil operasyon ng PNR sa ruta nito mula Tutuban at Alabang noong March 23 o March 28 ay para bigyan daan naman ang pagkatayo ng linya ng North-South Commuter Railway na mula Tarlac hanggang Laguna. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Maraming maraming salamat sa iyong report, pare Manny Vargas. 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kausapin ho natin ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino. Ating among malama ano kanilang obserbasyon itong mga nakalipas na araw sa darating pang mga araw. Kagdi po sa mga damang init index natin pong nararanasan at ang epekto na ho nito sa ating pong bansa. Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita po ng Task Force El Nino nasa ating linya. Asek Joey, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinidad uli ito sa DCWB. Asek. Magandang umaga, Sir Orly. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Ano ho mga mahalagang dapat naming malaman? Kung di po sa inyong patuloy ng pag-monitor ito pong epekto po ng El Nino, lalo na yung mga estudyante, mga guro na nanawagan na siguro doon muna tayo sa mga online classes o modular dahil hindi kakayanin ang init sa loob ng mga silid-aralan. Asek. Opo. Susugan ko lamang po ang sinabihan po ng Department of Education na base po sa order na inilabas nila nung nakalipas na taon, actually April 2023, na nasa discretion po o may kapangyarihan po ang mga administrator ng public at private school na kung hindi po talaga kaya na pumasok at mag face-to-face classes dahil po sa tindi ng init ay pwede pong mag-shift dun sa online learning. Iba so hindi ito kailangan pa ng humingi ng clearance sa kanilang mga regional director o mismong sa main office ng DepEd dito sa NCR. Sila mismo may kapangyarihan at yan naman ay ano ang dapat lang nilang pagbatayan dyan, Asek? Opo, kasi ang isinasaalang-alang natin, Sir Orly, ay yung kalusugan ng mga kabataan. No? So may mga natatanggap tayo na report na may mga sumasakit ang ulo, nahihilo o kaya dumudugo yung ilong. So hindi na po talaga optimal yung conditions para matuto po yung bata. So bakit pa po natin ipagpapatuloy yung face-to-face? So pwede po tayo mag-shift online. So tingnan po natin kung ano po yung magiging obserbasyon mismo ng mga teacher. Pero kung talaga pong mainit na, kung the day before po may pagbabasihan po tayo na sobrang tindi ng init at may forecast naman po yung pag-asa na aabot sa danger level yung temperatura sa mga darating na araw, pwede na po nating pagbasihan yon kahit po as a precautionary measure, kahit magkamali naman po tayo na, uy, hindi naman kasing init pala yung temperatura
base doon sa forecast, eh mabuti na rin po na nasa bahay po ang ating mga bata at doon na lamang sila matuto kesa po doon po sila sa loob ng silid-aralan na sobrang init talaga. Meron po bang suggestion, Sestyo Mungkahi, ang task force para naman po sa mga nasa kolehiyo, dahil malamang ang mga nakikinig sa ating college student ngayon ay magre-react, baka akala sila yung mga superhuman. Pagbaha ay delay yung suspension ng klase, tuloy-tuloy tag-init. Anong dapat ay consider diyan ng mga mag-aaral at opisyal ng mga paaralan sa kolehiyo? Opo, sa mga taga-kolehiyo, dahil po mas mature naman ang ating students, no, yung paalala lamang po ng DOH at ng pag-asa po na kasi po mahirap po na lalo't may ibang mga pamantasan po o universidad na patapos na po yung kanilang term. So mahirap pong mag- cancel ng klase o yung iba po hindi po kaya na mag-shift online for whatever reason. So yung mga paalala po na binibigay rin kahit sa mga adult na pala natilihin po yung hydration po, uminom palagi ng tubig, magsuot ng preskong pananamit po. At saka ang pinakamainam po talaga hindi naman po talaga mahirap po talaga na sabihin na pumunta po tayo sa mas preskong lugar, pero ang lilim po ay napaka-importante talaga. So mas conscious po kasi ang college students, mas mulat, mas aware kesa po dun sa mga nasa elementarya. Opo, kaya po tayo po ay mas maging self-aware para po maiwasan po yung incidences of heat exhaustion o heat stroke. Asak, sa tala ng inyong task force, ilang mga lalawigan ang masasabi ho natin apektado na ho ng El Nino dahil na rin sa epekto sa mga taniman o sakahan? Opo, sa projection po ng pag-asa nung pagkakatapos lamang po ng March, nasa 67 to 71 provinces. Pero ang susunod na projection po sa buwan ng Abril, halos lahat na po or lahat na po, 80 pong probinsya sa buong Pilipinas po ang maapektuhan. Pero gaya po ng sinasabi ko dati pa ay in varying degrees kasi iba-iba nga po yung level ng epekto ng El Nino. Pero mas dadami po yung makakaranas ng drought. Yung po yung hindi po nakakatanggap ng sapat na pag-uulan sa loob ng 5 buwan. So, sa ngayon, ilang probinsya po ang apektado na? Balita ko may mga 6, 7 hanggang 8 na yata. Tama ba yun? As of end of March, Sir Orly, nasa 37 po yung nakaka-experience ng drought. Karamihan po nasa Luzon. So yung projection po for end of April, aabot po sa 48 po yung 48 nasa pa drought level. Opo. Alright. Sa panghuli na lang, may mga lugar na ho nagdeklara po ng water crisis. Ano po ang sitwasyon ng ilang mga lugar pa ho bukod sa Cebu City na maaaring kaharapin sa darating ng mga araw dahil po sa tag-init? Opo, yan po talaga yung binabantayan po natin kasi alam naman natin na pangunahing pangangailangan ang tubig, lalo na po yung pang-inom. Yung mga LGU po, nagdeklara po ng state of calamity dahil po sa water crisis po. Ayun po, naghahanap po ng source, alternative source po ng tubig, hindi lamang po sa mga sakahan, kundi po yung pang-inom talaga. So meron po mga tangki po na pwede pong pagpunan at may alternative sources po tayo. Basta po makipag-ugnayan lang din po sa Task Force El Nino para po maisaayos natin at mahanap po natin yung pwedeng pagkunan po ng alternative source of water. Asak, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Makikibalita ulit kayo sa inyo, sir. Lalo na mga mahalagang mga anunsyo po ninyo at obserbasyon. Thank you po, Asak Joey. Maraming salamat, Sir Orly, at magandang umaga po. Takapagsilita po ng Task Force El Nino, ASEC, Assistant Secretary Joey Bilirama, ang inyo pong napakinggan. Paalam na ho tayo, mga kapuso. Ito na ho, susunod na, paring Melo del Prado sa Super Radio. Ako po si Orly Tinidad. Maraming salamat. Radio na, TV pa, kurtisi na, disiplina pa. 1 minuto bago mag-alas 6. Buena manong balita! We'll be right back.
ang Super Radio Stations nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Para sa inyo po yung week. Broken? Lutang? Bawal yan! Ito po, pang bisikleta, helmet yan eh. Anong top answer, Master Dong? Ang top answer sa tanong, Family Food! We got you, fam! Sunday, 6:15 p.m. Hinahanap namin si Leon at huwag kang magkakamaling tulungan siya. Pwede bang tumigil ka na? Ididimanda kita. Di sige, gawin ninyo. Kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Asawa ng asawa ko. Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati sikat? Hindi namay mo. Kasinabi mo sa mga pulis yan. Sabi ko sa'yo na totoo. Ikaw nagpatatay kay Mang Berto. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Alam ko kung nasaan si Edgardo at ang Golden Scorpion. Nasa isla, lakdan sila. Elias, tutulungan ka. Bani, makinig ka. Mapapahama kayo. Hindi ka namin pwede papayaan. Bani! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio DZ Double B. Good morning! Good morning. 2 minuto na po. Makalipas ang alas 6 na kabaga. Ito na! Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga bagong-bagong balita. Good morning. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Wake up. Super Radio. Bagong-bagong balita. 2 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Super Radio. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Nag-rollback kahapon ang presyo ng liquefied petroleum gas sa halagang piso kada kilo o 11 pesos kada 11 kilogram na tanke at natapyasan din ng 50 centavos kada litro ang presyo ng auto LPG. Ngayong araw, binawasan naman ng mga kumpanya ng langis ng 60 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang piso at 5 centimos kada litro naman ang rollback sa kerosene. Tumaas naman ng 45 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Super Radio! Bagong-bagong balita! Oras po natin, 3 minuto na po, makalipas ang alas 6 ng umaga. Super Radio! Bagong-bagong balita! 2 contractor, pagmumultahin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang nakatiwang wag na mga hukay sa EDSA Southbound kahapon. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duarte, aabot sa 50,000 pesos ang multa kada araw at ire-review nila ang lahat ng permits ng 2 contractor na hindi nakatapos sa road repair nitong Lenten break. Samantala, humingi naman ng pamanhin ang CEO ng R-Link Corporation na isa sa mga contractor na mga road repair sa EDSA at inako ang responsibilidad sa idinulot nilang abala. Super Radio! 4 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Inflation o antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Marso, tinatayang aabot sa 3.4% hanggang 4.2% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, karne, langis at maging ng kuryente. Noong Pebrero, umabot sa 3.4% ang inflation rate sa bansa, na mas mataas kumpara sa 2.8% noong Enero 2024. 4:44 makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, itinanggi na may gentleman's agreement sa pagitan ni Noy, Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President
Xi Jinping. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ni Panelo na kung sino man ang nagkakalat tungkol sa kasunduan sa usapin na huwag kumpunhin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay nagsisinungaling at gusto lang ng publicity. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque, dati ring tagapagsalita ni Noy Pangulong Duterte na hindi inilihim ang gentleman's agreement at isinapubli pa nga ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Pero ayon kay Panelo, dalawang beses niyang nakausap si Pangulong Duterte noong Semana Santa at sinabi nito na wala siyang pinasok na lumang kasunduan tungkol sa BRP Sierra Madre. Limang minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong balita. Hindi pagsunod ni Pangulong Bongbong Marcos sa status quo o gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulo Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, inayunan ng dalawang eksperto sa batas. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, tama lang ang ginawa ni Pangulong Marcos dahil hindi binding ang kasunduan at may dapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa. Para naman kay retired Supreme Court Justice at dating Solicitor General Francis Ardileza, dapat ireklamo ng Pilipinas ang China dahil sa pagsira sa kalikasan sa Mischief Reef na bahagi ng ating exclusive economic zone dahil nanalo naman ang Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Anim na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong balita. Police Major General Romel Marville. Narumpa na kahapon bilang bagong pinuno ng Philippine National Police si Marville na tubong Tarnak ang kapalit ng nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. Miyembro rin siya ng Philippine Military Academy sa BC Class of 1991 at nagsilbi ring pinuno ng PNP Directorate for Controllership at naging Director ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Sa talumpati kahapon, sinabi ni Marville na pangarap din niya ang matatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan at ipinako kay Pangulong Bongbong Marcos na matutupad ito. 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong balita. Ilang alagang baka at baboy sa Marinduque tinamaan na rin ng rabies. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Undersecretary Dante Palabrica na kailangan ng pagbabakuna contra rabies sa mga hayop tulad ng aso, pusa, baka at maging sa ibang wildlife. Ipinaalala ng kagawaran na kapag may infection ang hayop, hindi na ito dapat panglutuin at kainin ng tao para maiwasang mahawa ng rabies. 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong balita. Mas nakapapasong heat index o damang init mararanasan dahil lalong pinatindi ng El Nino ang dry season. Ayon sa PAGASA, nararanasan na natin ang hot dry season mula pa noong Marso. Ngayong Abril, mas maraming lugar sa bansa ang ilalagay sa tinatawag na danger category kaugnay sa mainit na mga panahon at posibleng may umabot din sa extreme danger category. Samantala, isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng San Vicente sa Palawan at ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa epekto naman ng El Nino. Bagong balita. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na, mga kapuso. Pero po tayo makakausap mula sa PAGASA dahil dito sa tumitinding init! Tubig! Napakainit! Manny Vargas, standby! Cristian Manyo, may sunog sa Paranaque. Mark Makalalat, kumusta ang mga hukay sa EDSA? Na nagpabagal ng trapiko kahapon. Alagato, standby! Hoy, may tanong? May panukala, huwag na raw magsuot ng underwear ang mga babae sa loob ng bahay para maginawahan naman dahil mainit ang panahon na re. Standby Manny Vargas. 9 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo DZWB.
Tandahan mo ko ng ganun kahapon. Happy birthday to you. Pa-pa-pam-pam-pam. Gano'ng kataas yung lagnat mo nun? Ang ganda no! Taas ka lang! Ogie, naranasan mo naman magkaroon ng mataas na lagnat. Imagine! Ano? Ang taas ang lagnat mo! This Tuesday, of course, meron kayong kakikiligan. Dito lang yan sa... Hello, people! It's showtime! Sa Super Radio DZWB. Eto na! Good morning, mga kapuso! Magandang maga po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila! Ang init! Eto, may panukala dito. Ano bang inyong naisip para tayo maginhawahan sa gitna ng napakainit na panahon ganare? Ay naku, kahapon ay lumabas ako saglit na saglit. Sabi ko eh, ano ba? Tumatanda na ba talaga ako? Ay talaga napakainit pala kahapon. Sakit sa ulo. Ito naman ang sabi ng isang, ito po, doktor po ito, nagsabi na ito. Doktor, kaya itong konteksto ng ating usapan ay tungkol po ito sa medisina, ha? Kalusugan po, ha? Walang halong kapilyuhan ito, ha? Wala. Texman. Tanong nyo pa kay Andoy. Nasa tabi ko si Andoy. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Huwag daw mag-underwear kapag nasa bahay. Yan ha? Yan ang payo po ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Secretary Janet Garin, isang doktor. Oh, sa mga babae, ngayong mainit ang panahon, oh, sinabi ng dating Health Secretary na prone kasi sa fungal infection ang pribadong babae. Babae tuloy. Bahagi ng katawan ng mga babae. Super Radio. Agree? Disagree? Melo del Prado. Disagree? Super Radio. DCWB. Secretary Garin. At hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted. No, it's not. Ang importante doon ay may gamot naman yan, but you have to keep that area dry, no? So kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Oh, yung naman. Ventilation na yan ay epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. Bakit naman babae lang? Yung lalaki ba? Diba pwede kami rin? Ha? Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagay na sa panganib kasi namumula na yung balat nyo. Nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramps. Maaring ikamatay po ang heat stroke. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ay, dalawang doktor yun ha. Oh, doktor na ngayon ay Kongresista Janet Garin at Dr. Eric Tayag. Ngayon po ay Undersecretary Spokesperson ng Department of Health. Oh, maraming mga paraan sa mga nasilip ng paraan. At ito po yung merong batayang medikal. Sabi ng mga doktor, ay yung mga babae naman, ay huwag na kayong mag-underwear. Ako, Diyos ko, si Mister. Palay ko, si Mister ang mag-iidit. Kapuso, baka dumami ang tao. Manny Vargas, abay, ikaw na. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. 15 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Si Manny Vargas ay nandyan sa lungsod ng Maynila. Inaalam ang mga pamaraan ng mga tao kung paano maibsan ang init. Init factor.
yung damang init sa loob at labas ng mga gusali, bahay, kalsada, transportation. Ilang babae, magkakaiba ang reaksyon sa panukalang wag nang magsuot ng underwear sa bahay dahil sa matinding init. Manny Vargas, Manny, good morning! Super Radyo! Good morning sa iyo, Kuyang Melo, at sa mga kapuso natin, lalo na sa mga kababaihan. Ang dami kong nakausap ngayong umagang ito na mga kababaihan. Iba-iba yung reaksyon nila. Merong nagulat at nahiya, merong mga direktang pumapalag, merong handang subukan, at ang iba naman umamin, matagal na pala nilang ginagawa yan. Yung hindi pagsusot ng underwear sa bahay. Huh? Ay oo, kasi usaping medical yan. Hindi na sila nahihiya. Oh. Yun nga lang ang paliwanag, sa bahay lang ha, hindi sa labas. Oh, kasi my iba God! Ang pakiramdam kapag wala kang suot na underwear. Yeah. Ayan. Ayan ay kaugnay nga doon sa payo ni dating Health Secretary at ngayon ay Congresswoman Janet Garin na dahil sa sobrang init at pwedeng magdulot ng sakit, huwag na lang magsuot ng underwear sa kanilang mga bahay. Kasama sa mga nakusap natin, si Sheena. Ang sabi nga niya, matagal na niyang ginagawa. Siya ay mahigit 20 anyos lamang. Oh. At sabi niya, matagal na lang ginagawa mula pagkabata dahil nga sa mas presko. Basta sa bahay lang. Pag sa labas ng bahay, ibang usapan na. Wag. Marami mga bastos doon. Bastos! Marami. At paalala lang, ito'y usaping kalusugan at medikal. Hindi ito ano paman. Pero si Aling Lourdes, kahit sa bahay nahihiya, ang paliwanag niya, marami siyang kaanak at mga anak na lalaki. Kaya parang kakaiba naman kung wala siyang suot na underwear kahit sa bahay nila. Ito pa, Kuya Melo, marami tayo nakausap. Pakinggan na natin yung tinig na ilan sa mga nakausap nating kababaihan. Kung... Ayan, okay. Teka. Mari Vargas, go ahead. Ano bang paliwanag? Ito na sila. Ito na yung mga kababaihan natin. Wala na. Di makita. Okay. Hindi makita, pero ito, kasama sa mga nakausap natin, halimbawa na lang si Aling Josephine. Ang sabi niya na isang nagtitinda, okay lang, basta magsuot ka na lamang ng maluwag. Ayan ha, magsuot ka lamang ng maluwag na gagamitin mo kasi naman nahahanginan ka, presko. Yung isa sa mga nakausap natin, kung lalabas sana natin, ang sabi nga niya, bakit ka pa hindi magsusuot ng underwear? Pwede ka namang magpalda habang naka-underwear kasi presko rin kapag nakapalda. Hindi natin nasusubukan yan pero hindi natin alam. Pero sabi nga niya, iba talaga ang nararanasang init. Si Aling Luz, nakasama rin sa mga nakausap natin kanina. Mm-hmm. Ang paliwanag na binibigay niya sa atin, maligo ka na lang ng 3 beses o higit pa sa 1 araw pangontra sa init kaysa hindi ka magsuot ng underwear. Bukod doon, nakausap din natin si Aling Miriam. Ang sabi niya, pwede siyang gusto niya subukan. Pero ang sagwa daw kasi kapag wala kang suot na pangilalim. So hindi siya bukas. Gusto niya subukan pero kakaiba para sa kanya. At si Sharmi na nakausap din natin, ang sabi nga niya, bukod sa paggamit ng feminine wash, hindi na rin sila nagsusuot ng underwear at sa halip mga boxers o kaya shorts na lamang yan. Para mas komportable sa gitna ng nararanasang sobrang init. Grabe ang paliwanag. Grabe ang init naman talaga, Manny. Sus, Mariusa. Nako, ito paliwanag ko yung Melo sa manigtatanong. Ano ba yan? Bakit pinag-uusapan yung hindi pagsusuot ng underwear? Sa madaling salita, banggitin na natin. Hindi naman nakakaya eh. Panty. Sa lalaki, brief. Bakit kinakailangan ganon? Kasi nga paliwanag ni dating Health Secretary Janet Garin, ngayong kongresista, pwede kasing magdulot ng fungal infection yung sobrang pagkababad sa pawis. Yun, yun po ang punto ron. So, hindi sa kung ano pa man. Ito po yung usaping para sa kalusugan at hygiene. Hygiene na mga babae. Di ba? Kasi nga naman magagastos ka pa kapag nagkaroon ka ng fungal infection dulot ng pagkababad sa pawis. Correct. So yun ang pinapayo. Yun nga lang, iba-iba yung reaksyon ng ating mga kababayan. Sayang nga lang at hindi nakita ng mga kapuso natin yung iba't ibang reaksyon. Yung iba, nagulat pa talaga nung tinanong natin kaugnay sa issue na yan. Ayan, okay. So, matindi ang init. Kailan ba? Kahapon ito. Yung heat index kahapon, Manny. Sa Dagupan lang, sa Pangasinan yung mga bangus doon ay parang daing na yata. 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. Tama. Ang trangkaso niyan. Jesus Mariosep naman ah. Sa Roja City, Capiz, Pili, Camarines Norte, 44 degrees Celsius. Yun, grabe. At may sinasabi pa, kuya nga, dito sa Metro Manila, pwede rin makaranas ng ganyang halos na init ngayong araw. Sinasabi ng PAGASA yan, kaya ingat din tayo sa mga kapuso natin. Paalala nga, laging uminom ng tubig. At sa mga katulad ko na laging nasa kalsada, ang payo nga nila, magsuot ng mahabang manggas
na damit para hindi agad masusunog ang balat. Delikado yun. Maglagay ka ng sunblock, Manny? Ay, isa pa yan. Oy, sunblock. Pero talo ko, Kuyang Melo, para hindi ka, sa kulay kong ito. Para hindi ka mangitim. Hindi ka mangitim. Hindi ko na problema yung pangingitim. Ang problema ko, matutusta na ako. So, yun, sumasyon. Sa bahaging ito na lusod na Maynila, ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. Super Radio! Salamat, Manny Vargas! Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Kita mo yan, no? Kaya siguro talagang ang apoy madaling mag-declap, sumiklab. Eh dahil sa ganyan nga po, yung inyong mga wire dyan ng kuryente, dapat tingnan nyo rin po. Baka madali na, malutong na. Kaya madali nang magsiklab. Ang sunog po ngayon kaliwat kanan punta tayo dyan sa Paranaque. Ilang bahay po ang nasunog dyan. Si Christian Manyo po, nakatutok doon. Christian, kumusta dyan, Christian? Super Radio! Makalipas ang halos 8 oras, tuluyan ang naapula ang tunog na sumiklab dito sa boundary ng Barangay San Isidro sa Paranaque at Manuyo 2 sa lungsod ng Las Piñas. Ito'y sumiklab pasado alas 7 kagabi na umabot ng ika-4 na alarma at tuloy ang naapula at dineklarang fire out ng alas 3:43 ng madaling araw. Sa mga oras na ito, may ilang truck pa rin ng bumbero ang nakaantabay dito sa lugar upang maiwasan na muling sumiklab ang apoy. Habang dinala naman ang mga nasunugan sa magkakaibang covered court na nagsisilbing evacuation center ng Las Piñas at Paranaque, hiling ng mga residente, agarang tulong at pabahay. Narito ang bahagi ng ating panayam sa mga nasunugan. Sana po matulungan po kami mga tigasikat na nasunugan. Ngayon po, problema po, wala talaga po matirahan sila. At saka yung mga gamit nila, puro sunog lahat, wala mga damit. Yung mga pinaka-problema po nila. Sa mga oras na ito, Melo, ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection at patuloy na inaalam yung sanhi ng apoy at yung halaga ng pinsala. At sa estimate naman, nung dalawang barangay na nakakasakop dito sa lugar, hindi bababa ng 1,000 individual yung mga nasunugan. Oo, dahil marami talaga, dahil kung makikita mo, gawa sa light materials yung lugar, kaya mabilis din na kumalat yung apoy. Dikit-dikit yung bahay. Bukod pa sa masikit na dali ng trafiko kahapon, kaya din nahirapan ng mga bumbero. Sige, salamat. Christian. Ako, si Christian Manio ng GMA Super Radio DCWB dapat. Totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Naglalagab live. Report. Si Christian Manio, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Ito muna tayo sa mga walang pasok para alam nyo lang. Suspendido pa rin po ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa dahil po sa inaasahang matinding heat index o damang init. Ito po yung mga lugar. Preschool to senior high school, public. Sa Quezon City po, ipatutupad ang asynchronous o synchronous classes. Sa Bacolod City, ganun din. Preschool to senior high school, public and private. Mangaldan, Pangasinan. Mga taga Pangasinan, good morning po. Good morning! Kalumpit, Bulacan, Iloilo City, Dumanga sa Iloilo, Kalinog, Iloilo. Ayan, hanggang Biyernes pa sila doon, April 5. Ito naman mga all levels, public and private, ipatutupad ang modular online classes, Gabangkalan City, E.B. Magalona, Silay City, Bago City, Himaymaylan City, Talisay City, Hinoboan, Hinobaan, at Isabela sa Negros Occidental, Maasim City, Sarangani, hanggang Biyernes, April 5. General Santos City hanggang Biyernes, April 5. Surala, South Cotabato, afternoon classes lang ngayong araw. Tantangan, Cotabato, afternoon classes lang pero hanggang April 15. Dalawigan po ng Sultan Kudarat hanggang April 15. Sa Western State, Western Mindanao State University, yun, doon may nahimatay na estudyante dahil na dehydrate. Kaya ipinatutupad po ngayon ang asynchronous classes. Yung mga bata po, magdalhin nyo ng tubig. Ha, pagdalhin nyo ng tubig sa kanilang mga eskwelahan. At marami ngayon yung binabalingoy-ngoy, yung dumudugo ang ilong, nag-nosebleed mga kapuso. Yan, kailangan po ay ingatan natin ang kalusugan at pagsuotin ng maayos maginhawa sa katawan. Mga kapuso, ito naman po at paalala din po ang rabies daw sa hayo po. May anthrax na may rabies pa. Kala ko aso lang ang nagkaka-rabies sa kapusa. Pati daw baka, may rabies na.
At saka baboy, dyan sa Marinduque, tinamaan daw ng rabies. Diyos ko, Mario, sir. Ano ba ito nangyayari nito? Pati mga hayop ay naliligalig. Oo, sa init ng panahon at sa mga sakit na daladala niyan, mga kapuso, eto po. Sino kaya ang nagsisinungaling? Kahapon po ay nakapanayam dito sa Super Radio DCWBC Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson. At ang kanyang sinasabi dito sa gentleman's agreement, mga kapuso, status ko muna. Sinabi niyang ipinagbawal umano ng China na magpadala ng repair materials sa Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At isa sa kapalit naman, hindi yung mga mangisda, pwede mangisda. Ayun, ito naman ang sabi ni Attorney Salvador Panelo. Spokesperson si Attorney Harry Roque noong mga panahon na yun, ha? Ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi naman ni Attorney Salvador Panelo, nakausap niya ng 2 beses si dating Pangulo Duterte ng Semana Santa at sinabi niyang, sinabi nitong wala siyang pinasok na anumang kasunduan. Ganon. Super Radio! Ano yung usapan bingi? Melo del Prado sa yan, Super Radio DCWB. Ito na po. Itong gentleman's agreement po, ito po ay isinapubliko. Ito po ay inanunsyo ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Inanunsyo po ito ni dating Defense Secretary Lorenzana. At paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking press briefing noong ako po ay tagapagsalita. Ang laman nitong gentleman's agreement na ito, para maiwasan nga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at ng China at tungkol dito sa West Philippine Sea, re-respetuhin ng parehong panig ang status quo. Dahil ang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang ayungin gaya ng nawala sa panahon ni Presidente Ninoy Aquino ang Scarborough. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, good morning. Good morning! I feel for you. Itong si Attorney Harry Roque, kahit ng spokesperson pa ito, madalas na itatanggi yung mga sinasabi niya. Ng kanyang principal, yung presidente, dating presidente Rodrigo Duterte. Ngayon, ganun na naman eh. Ano kaya na naman ang lusot dito? Alas 6:27 na po ng umaga, oras po natin sa buong Pilipinas. Sino ang nagsasabi ng totoo, mga kapuso? Ang ating text connect, 0917-594-5941, ang ating Twitter. Ngayon po ay X at DCBB. TikTok naman at DCBB ng mga malita letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Alas 6:28 at 18 segundos. Radyo na TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number 1 AM station ang Super Radio DZBB. At number 1 FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number 1. Maraming salamat, mga kapuso. Alam ko kung nasaan si Edgardo at ang Golden Scorpion. Nasa isla, lakdan sila. Ay! Elias, tutulungan ka namin. Bane, makinig ka. Mapapahama kayo. Hindi ka namin pwede papahihaan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Hinahanap namin si Leon at huwag kang magkakamaling tulungan siya. Pwede bang tumigil ka na? Ididimanda kita. Eh, sige, gawin ninyo. Kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Asawa ng asawa ko. Kailangan ko
po yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati sikat, Lynn, dinamay mo? Kasi sinabi mo sa mga polis yan, sabi ko sa kanya totoo, ikaw nagpatay kay Mamberto. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Good morning, angels! Good morning, Charlie! These ladies are more than just pretty faces. Charlie's Angels, Full Throttle, Tuesday, 8 p.m. on GFlix. Keeping it good. You're watching Double B TV on GTV. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Panalo! Kahapon, nagka-windang-windang ang ating traffic dahil sa mga hukay na iniwanan noong mga panahon na dapat ito'y kinumpuni. Eh, ngayon, kumustahin natin. Sapagkat kahapon, matindi. Dami-daming mga taong talagang naghihiyaw at nagmumura. ilang hukay po dyan sa EDSA Santolan at Ortigas. Ano kaya ang itsura ngayon? Sinimento na ba yan? O nilagyan ng steel plate? Madadaanan na ba yan ng maluwag? Hindi na makakatraffic? Mark Makalalad. Mark, good morning! Super Radyo! Hello sa mga kapuso natin. Matapos magdulot ng permisyo kahapon sa mga motorista, ang mga hukay na iniwang nakatiwangwang. Ngayon, natakpan na ang ilan sa mga ito. Sa pag-ikot ng Super Radyo, this double B dito sa EDSA Santolan at EDSA Ortigas Southbound, nalagyan na ng semento ang ilan sa mga hukay habang ang ilan naman nilagyan ng steel plate. Particular dito yung hukay sa labas ng Camp Karami Gate 1 habang nilagyan naman ng malaking steel plate ang hukay na nasa gitna ng EDSA Santolan. Sa ngayon, nadaraanan na ang mga linyang hindi nadaraanan kahapon. Kaya pancapansin-pansin ko yung Melo na minadali at hindi maayos ang pagkakagawa ng mga kontraktor. Hindi, ano yan? Nakaumbok. Yung pagkakasimento, hindi pantay. Tama kami, nakaumbok. Butas yun. Yung butas yun. Butas. Tama. Oo. Tapos yung steel plate, umaalog-alog kapag nadaanan ng mga malalang sakyan. Saan lugar yan? Umakalampak ko yung Melo. Saan lugar yan para ma-report natin kaya... Santolan. Santolan. Oo. Okay. Parang alam mo kaya Melo, pag nadadaanan yung mga sasakyan, parang umuurong eh. Kaya ang nangyari, nag-deminor din yung mga motorista. Ay, baka masyot. Baka mapunta sa butas. yung steel plate na yan. Kaya sana, ginawa na lang din, inayos na ng mga kontraktor. Kanina nga naabutan natin, dapat gabi pa lang, inayos na nila yan. Pero kaninang madaling araw sila nagkumahong para magawa ito. No? So, mula EDSA Santolan hanggang EDSA Ortigas, naabutan natin, possible na nadaraanan na ng mga sasakyan dahil yung mga hukay kahapon, nasemento na at nalagyan ng steel plate. Nabatid na hanggang alas 5 lamang ng umaga dapat kahapon natapos ang roadwork sa EDSA, pero hindi ito nasunod ng dalawang private contractors na nagsagawa ng underground installation ng fiber optic cable. Ayun. Ay, di pa paano yun? Kung sariwa pa yung semento na yun, pag ganun, kanina lang natapos di ba? Tapos inalisan nila ng harang. Baka natatakot na madagdagan pa yung multa nila kasi hindi multa ito eh. Ang laki ah, 50,000 pesos. A day. Baka dyan ko yung Melo. A day. Nagka-problema daw sa logistics. Yan ang sinasabi ng dahilan kaya hindi nila na
nakompleto na yung kanilang mga roadworks. Pero pagkagawin man ko yung Melo, eh, walang palusot na maibibigay dito. Dahil kung, kung may problema sa logistics, dapat daw yan, eh nakita na ng mga contractor at hindi na naghukay pa sa simula pa lamang kung magkakaroon ng problema sa logistics. Okay, okay. Sige. Ang inyong kapuso, Mark Bakalala, ng SME, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Alam nyo po yung mga lugar po na apektado kahapon. O yan, mula West Avenue, Timog Avenue sa Quezon City, Santolan, yung lugar ni Mark Bakalala sa San Juan, sa Bonnie MRT Station sa Mandaluyong. Ay, may mga hindi po madaan ng lane sa EDSA dahil diyan sa hukay na yan. Hanggang ngayon ay ganun pa rin. Ginawa ng remedyo pero ano, patsi-patsi lang eh. Naku po, yun o, nagalit ang ating MMDA chairman. At yung dalawang contractor daw. Ano bang pangalan ng mga contractor na ito? Arlink. Arlink yung isa. Arlink! Wake up! Ayun, Arlink. Ayan, ano pa isa? Wala pangalan isa. Okay. May multa sila. Tatakpan daw ng DPWH. Ang mga hukay, simula kagabi pero asahan pa rin na mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA sa mga susunod na araw. Maya-maya po malaman natin yan. Teka muna, si Alan Gatos muna tayo, yung mga Super Radio mag-aaral. Melo del Prado naman sa Super Radio, DZWB. Ano ba naman itong ating mga nangyayari sa ating bansa, sa buong daigdig? Mainit ang panahon. Alan Gatos, sila mag-aaral, nagpunta pa rin sa eskwalahan kahit kansilado ang klase sa lungsod ng Quezon. Bakit? Wala bang magandang announcement? Tamang announcement? Super Radio! Maagang announcement, Alan. Good morning. Kansilado yung face-to-face pero tuloy pa rin yung klase sa pamamagitan ng asynchronous o synchronous o yung mas madaling maintindihan, online classes, Kuyang Melo, para dun sa mga estudyante dito sa Quezon City. Eh, kasi yung ibang mga magulang at ilang mga estudyante, eh, mukhang hindi sila nakapagbasa nung group chat sa mga eskwelahan kung saan inaanunsyo at nilalagay na kanselado muna yung face-to-face na klase dito sa Quezon City. Ito'y dahil na rin sa pagtaya ngayon ng pag-asa na papalo, Kuya Melo, sa 41 degrees Celsius heat index. 40, 40. Ang inaasahan po damang init sa Quezon City. Quezon City. Sa Quezon City yan. At sa Pasay City naman, nasa 42 degrees Celsius ang inaasahan na damang init o heat index. Ayon sa ilang estudyante, hindi nila kaagad nabasa na walang face-to-face na klase ngayon. Uuwi na lang daw muna sila para sa online classes na isasagawa ngayong araw. Pero ang ilang mga magulang, tinanong natin bago sila nagsipag-uwihan kung ano ba yung mas pabor sila, online o face-to-face. Kaya lang, ito ang binabanggit ng ilang mga magulang, mas pabor sila sa face-to-face dahil sa mas matututo daw yung kanilang mga anak kapag nandyan si teacher, nagsasalita sa harap at nagtuturo sa blackboard. Kumpara daw kapag online, baka wala sa focus sa yung mga estudyante. Tinanong naman natin yung mga estudyante kung anong pabor sila. Sabi nila online. Kasi sobrang init daw sa mga eskwelahan ngayon. Parang makapagun po yung Melo. Dahil na rin sa talagang kahit may mga ventilador sa mga classroom, talagang hindi kinakaya yung init at pagkaminsan, marami estudyante at siksikan pa na nakakadagdag sa init ng panahon. Pakinggan natin yung mga nakapanayam natin. Kasi po, para maiwasan yung init, tas po, dun po mag-klase po rin mag... Sa akin po, para sa akin, maganda face to face. Eh kasi nga po, para... Ibing, sa akin po kasing kon, ibe yung kinukuha ng teacher ng face to face dahil siyempre sa mga blackboard nagsusulat ng teacher. Ang binabanggit pa sa atin ng ilang mga magulang, meron ng ilang mga estudyante, Kuya Melo, dahil sa sobrang init, dinutugo na ang ilong. Kaya talagang ito yung isa sa malaking hamon ngayon sa mga nag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio, DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Yung ating, yan, okay, alas 6:39 na po. Issue tayo, Andoy. Akin na yan, issue, ayan. Hindi, yung announcement natin. Yung isa, alas 6:40 na po ng umaga, oras po natin sa buong Pilipinas. Dadako na po tayo sa ating issue ngayon. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, ha, sa DZWB.
Okay. Alam nyo ba na 77% po ng mga guro sa Metro Manila ang hindi na po umano matiis ang init sa mga paaralan? Yeah, silid-aralan. O, yan po lumabas sa isinagawang online survey ng Alliance of Concerned Teachers, NCR, noong nakalipas na buwan. Ayon po sa ACT, NCR, 87% ang nagsabing ang mainit na sitwasyon sa mga silid-aralan ay lubhang nakaapekto sa focus ng mga estudyante sa oras po ng klase. 87% din ang mga guro ang nagsabing may mga estudyante silang may medical conditions, gaya po ng hika, mga kapuso at allergies na pwedeng palalain ng mainit na panahon. Kabilang po sa mga suggestion ng ACT ang pagdraos muna ng asynchronous classes o iba pang area-specific at flexible learning modalities para mabawasan po ang pagkababad sa mainit na panahon. Ito ang panawagan po ng Teachers Dignity Coalition sa DepEd. Paiksiin din ang oras ng klase o kaya po yung magkaroon ng shifting para maiwasan ang matinding init o yung tirik ng araw. Ayan, oh. Maaari anyang pumasok ang mga estudyante mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at ang ikalawang shift naman ay sa alas 3 ng hapon. Pero mga kapuso, ito po, sa ngayon po ito ang iniisip nila. No? Pero meron na pong umuusad na yung pagbabalik doon sa dating klase, yung opening ng klase sa Hunyo naman yon. Yan po ang naging issue kasi. Ano ba talaga daw ang dapat iwasan? Ulan, bagyo, o yung init na ngayon po? Parang mas matindi ang init. Parang mas madaling iwasan yung ulan. Diba? Ngayon yung ulan, mga kapuso, pagka kahit i-cancel mo ang klase sa loob ng bahay, at least malamig-lamig. Pero itong init, nasa loob ka ng bahay, kailangan magpapaandar ka pa ng electric pan saka ng aircon. Super Radio! Diba? Melo del Prado sa Super Radio DZW. Towards May, ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index. Dumadami na po yung relative humidity natin. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Mahirap kasi ngayon ano, na manawagan tayo ng cancellation ng mga klase dahil ang dami nating reduction ng school days. Opo, opo. So, nabawasan po tayo, baka may suffer naman, ano, siyempre, yung ating learning no ng mga bata. Pero para sa amin, ano, baka pwedeng mag-adjust, magkaroon tayo ng adjustment. No? Kasi nagawa naman natin in the past, no, na meron po tayong mga distance learning modalities na hindi namin sinasabing purely. No? Mm-hmm. Pwede naman po yan. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Ang mga tinig po ni John Manalo, climatologist ng DOST Pagasa at si Assistant Secretary Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Niño at ni Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Atin pong narinig mga kapuso, dapat bang ibalik sa Hunyo ang pasukan o manatili ito ngayong Agosto? Kita nyo ang nangyayari ngayon, ano? Ang dami po mga naka-cancel na klase. Luzon, Visayas, Mindanao pa nga eh. Dito sa Metro Manila po, matindi rin ang init. O sa Iloilo, pati sa Mindanao, ganun din. Tag-init versus tag-ulan. Ngayon, pasukan natin ay August. Sinag-umpisa yung mga kapuso noong, tandaan nyo po, Oktubre muna yan eh. Noong panahon ng pandemya. Naging Oktubre. At nang sumunod na taon, ginawa na itong Agosto hanggang Mayo. Ito pa rin po ang pinairal ngayong school year 2023-2024. Ngayon, dahil sa meron po mga nagpapanukala na ito'y balik sa dati dahil marami po mga disadvantages. Yan. Sa tag-init, mainit sa silid-aralan. Yan po ang nararanasan ngayon. Walang aircon ang mga eskwelahan natin. Pagdating po sa bahay, mainit din. Kailangan ang mga estudyante kahit yung ngayon po online class, naka-aircon sila, init eh. Electric fan o gasto sa kuryente yan. Kung Hunyo po ibabalik mga kapuso, iwas init pero maulan naman. Maulan, pwede online sa bahay. Malamig sa bahay, di na kailangan daw ng aircon. Electric fan, di na kailangan masyado yan. Tipid sa kuryente. At may mga lugar na talagang yung prone na sa baha, alam mo na. Na yun ay pwedeng iwasan. Pero ang tag-init mga kapuso, ang init, kahit nasa loob ka ng bahay, talaga naman, pag naspawis ka, sa eskwelahan, lalo na. Yun na, nag-survey na yung mga teacher doon.
ba eh, hindi daw matiis ang init sa mga silindaran. 77% Metro Manila pa lang po ito, mga kapuso. So yan po ang issue ngayon. Ayan na, ang tumitinding init sa ating paligid. Extreme heat, danger. Oh, may danger pa nga, kategory, sabi ng PAGASA. Super Radyo! Teka muna po, mga kapuso, alas 6.45, standby lang. Tuesday nyo, sa ilang saglit, alas 6.45 at 45 segundos. Radyo na, TV pa! Melo del Prado, sa Super Radyo, DZWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radyo, DZWB at WBTV. Hinahanap namin si Leon at huwag kang magkakamaling, tulungan siya. Pwede bang tumigil ka na? Ididimanda kita. Di sige, gawin ninyo. Kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Asawa ng asawa ko. Ngayong Martes. Diyan ko na, sadya! Labanan mo ako! Hindi ko natatakot kayo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati sikat din dinamay mo? Kasi sinabi mo sa mga polis yan, sabi ko sa kanya totoo. Ikaw nagpatatay kay Mamberto. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number 1 AM station ang Super Radyo DZWB. At number 1 FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number 1. Maraming salamat, mga kapuso. Matindi dun sa Cebu City, mayroong water crisis. Sa bagay, sinabi na ni Presidente, magkakaroon tayo ng crisis. Baka nga, crisis na nga tayo sa tubig ngayon. El Nino, mas pinatindi po ng El Nino ang init. Kawalan ng tubig dito sa Metro Manila. Medyo nakaantabay tayo dito sa ating pinagkukunan ng tubig. Sa Cebu City po, ito, may crisis na daw sa tubig doon. 50% sa agricultural areas ng lungsod ang nagkakabitak-bitak ang lupa dahil sa kakulangan ng tubig dulot ng mainit na panahon. Nagdeklara na rin po ng state of calamity sa bayan ng San Vicente, Palawan
Dahil sa nararanasang epekto ng El Nino, nagdeklara na ng state of calamity ang tatlong mga barangay sa Naturang Bayan, kabilang ang Barangay Poblacion, Port Barton at saka New Agutaya. Saan lugar to? Isinailalim na rin po sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City. O batay po sa resolution ay naprubahan ng Konseho ng Lungsod mula Marso hanggang ngayong Abril, nananatili sa below normal ang pag-ulan doon, mga kapuso. Melo del Prado kay, sa Super Radio DZBB. Alas 6:50 na po ang oras po natin. Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Bureau of Securities and Exchange Commission Commissioner Attorney Hubert Guevara kagabi. Tuesday nyo, Nanay Tuesday! Super Radio! Dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau ni Securities and Exchange Commission Commissioner at dating Senior Deputy Executive Secretary Attorney Hubert Guevara. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na kapwa dumalo rin sa isang misa para sa yumaong opisyal. Sa Bureau ni Guevara ay inalala ni Pangulong Marcos ang mabuting paglilingkod dito sa ating pamahalaan at sa bayan. Ipinaabot ng Pangulo sa naulilang pamilya, mga kaanak at kaibigan ni Guevara ang taus-pusong pakikiramay. Si Guevara ay pumanaw nitong March 29, 2024 sa edad na 56. Bata pa. Naglaro umano ng football si Guevara kamakailan nang mag-collapse ito. Kaya agad na sinugod sa ospital pero bumigay din makalipas ang ilang araw. Mainit. Oo. Ay, siyempre, football. O di ba, soccer. O di, bilad dyan sa araw. Kaya nga. 56 years old pa naman. 56 dito. Alam mo to, na kausap namin ito, mga pumupunta rin ito sa press briefing namin. Dati na siyang Deputy Executive Secretary sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos pagpasok ng Administrasyong Marcos, nandun pa rin siya. Humaharap pa minsan-minsan sa press briefing. Mabait itong official na ito. Ano ba? SEC? Nalipat na siya sa SEC. Ayun. So mga may edad na po, huwag nyo na itanggi. Huwag kayong magbilad sa araw, kahit yung mga bata. Yung mga bata nga doon sa eskwelahan. Binabalinguy-nguy. Kaya nga gusto ng, mag-online ba tayo ngayon? Para pa, dati, pagbagyo lang ah. Pati init. Kaya nga. Di ba? Ay, ngayon, pati init. Wala. Pati init. Magkalaban na natin. Alam mo ba kahapon, di ba, nandyan ako sa Campo Crame. Oo. Mayroong change of command ceremony dyan. Pangkaraniwan, pagka ganyan, mayroon yung formation ng mga pulis doon sa harapan ng grandstand. Oo. Ay, sabi lang ko, kaka. Oo. Parang higit pa sa tatlo o apat yung hinimatay doon. O dahil sa tindi ng init ng araw. Naku. Dahil umaga pa lang, nakabilad na sila, nagpa-practice. May rehearsal. Hanggang hindi na sila umalis doon hanggang sa pagdating ni Pangulong Marcos at nagsagawa ng programa. Mm-hmm. May mga hinimatay ng pulis. Ala, sige. Ingat ka. Ako si Tuesday Sagun ng GMA. Ako si Tuesday Sagun ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Matutuos na. Alas 6:53, mga kapuso. Ay, kanina po nag-report si Mark Bakalalad. May mga tinakpan naman na bahagi po ng EDSA no, ha, sa Santolan. Yung plate na malapad na makapal, kaya lang mukhang tuwing dinadaanan ng sasakyan, na gumagalaw eh. Ayan o. Sa timog daw, okay na rin ang EDSA. Sige, tingnan natin. Baka sa mga susunod na oras, tingnan natin naman ang traffic kung nag-improve ba. Alas 6:54 na po, nasa linya po natin, Engineer Loretta Balaluan, Regional Director ng DPWH-NCR. Director, magandang umaga po. Hello? Hello? Hello, magandang umaga po, Sir Melo. Opo, makikigumusta po kami. Grabe naman yung traffic kahapon. Hindi daw po natapos ng mga kontratista natin ang mga ginawa, yung mga na-repair, mga bahagi po ng kalsada. Kumusta po ngayon, Director? Bali, Sir Melo, yung pong mga kontratistang hindi nakatapos ay hindi po kontratista ng DPWH. Opo. Kundi po kontratista ng isa pong telco. Telco, opo. Pero opo. Ngayon po, kayo yata po natasan tumulong para kahit paano po maibsan yung traffic. Nagtakip yata kayo. Kayo ba nagtakip po ng mga butas dyan, yung mga hukay po, director?
Actually po, sila rin. Contractor din po ng Globe na kami po ay nag-supervise at nag-assist lang po sa kanila. Opo, ay, buti. At pinakialaman nyo na rin kahit paano para makatulong naman. E teka, may sinasabi po na hindi maayos din yung pagkakalagay ng steel plate din po. Doon sa may santolan po, gumagalaw po at baka mawala pa doon sa tinatakpan nyo at baka mahulog pa yung mga sasakyan daw doon. At yung ibang mga tinakpan na mga hukay, nakaumbok daw, Director. Patuloy po namin minomonitor yan at yung aming po mga kasamahan ay titingnan po yung mga sections na yan. Opo, opo. Meron ako yung sariling roadworks, Direkto, tama ba yon? At tapos na kaninang alas 5 ng umaga? Noon pa po namin, kahapon pa po namin ng madaling araw na tapos yung aming kasi po ang ibinigay sa amin schedule na binigyan kami permiso ng MMDA ni Chairman Artes ay mula March 27 hanggang alas 5 ng umaga na April 1. Opo. So okay na po? Okay na po yun sa amin. Ay, sige po. Yun lang po. Salamat po, Director. At buti naman at nakatulong po kayo dyan. Magandang umaga po sa inyo, Director. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Engineer Loretta Malaluan, ang Regional Director ng DPWH-NCR. Oras! Alas 6:56 na po ng umaga, radyo na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang Super Radio Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Canada, get ready for the biggest sparkle experience. Featuring today's brightest and sparkle's best. Sparkle World Tour 2024, Canada. April 5 in Calgary and April 7 in Toronto. See you there. Tayo na po. Wow! Si Melo del Prado. Panalo! May mga text na pumasok dito. Mag-online class. Pero yung pamigay daw ng tablet sa mga grade 2 at grade 3. Pinangako ba yon? O, di daw natuloy sa public school. Ano nga naman yun? Okay, dito muna tayo sa ating public service. Samantama ito. Tungkol sa tubig ito. Kailangan natin ng tubig para tayo maginhawahan, makaligo man lang, di ba? Iba, madalas naliligo eh. Pero ang masaklap na balita, malungkot na balita, mga kapuso, Maynilad, Caloocan City, Barangay 166, 11 PM to 4 AM ng April 3 to 4. Mawalan po kayo ng supply ng tubig. Tubig! Manila Water naman, Quezon City, ilang bahagi po ng Barangay South Triangle, April 4 to 5. Mag-ipon na po kayo ng tubig. Ayan, yon sa tubig yon. Ito naman. Tayo sa isa. Sa serbisyo. Tayo sa Meralco. Sa pagitan po na, naku Diyos ko, tubig at saka kuryenteng pampalamig. Pareho, mga kapuso, para mapaandar natin electric fan. Saka, tawag dito, yung aircon naman. Kung may aircon kayo dyan, wala pa rin. Ito, pagitan po ng alas 11 ng gabi. Saka 11:30 PM, ilang bahagi po ng barangay. Barangay Pio del Pilar at San Lorenzo sa Makati City. Mawalan kayo ng supply ng kuryente dyan. Sa pagitan naman ng alas 11 ng gabi at saka alas 4 ng umaga, ilang bahagi po ng Barangay San Lorenzo sa Makati City. Sa pagitan po ng alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon, ilang bahagi po ng ng Tangos sa Nabota City. Ito naman ang sigaw ninyo dyan. Ilaw! Kawawa. Sa serbisyo Alas, sige. Salamat po mga kapuso. Magbabalita na po kami. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:59 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB.
Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinitilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan at atag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Super Balita sa Obaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magtatatlong minuto na. Makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Martes po ngayon, ikadalawa sa buwan ng Abril, taong 2024. Damang init o heat index, inaasang tataas pa sa mga susunod na linggo. Ayon po yan sa PAGASA, ilang paaralan nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa inaasahang mainit na panahon. State of calamity dineklara sa 28 barangay sa Cebu City at San Vicente, Palawan, dulot ng epekto ng El Nino. Pagbabawas ng water pressure sa Metro Manila sinimula nang ipatupad ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Mga kumpanya na langis nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dalawang kontraktor na nag-iwan po ng mga hukay. Toink. Sa iba't ibang bahagi ng EDSA na nagdulot naman ng pagbibigat ng trapiko. Toink. Pagmumultahin ng MMDA. Pagbabakuna contra pertussis o whooping cough dapat gawing mandatory o sapilitan ayon sa isang health advocate. Ilang baka at baboy sa Marinduque tinamaan po ng rabies ayon po sa Department of Agriculture. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala umanong pinasok na gentleman's agreement kay Chinese President Xi Jinping ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Huwag pong papahuli sa malalaking mga balita, talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa @DZBB594 at DZBB594 sa YouTube at mag-subscribe.
Bantay Panahon! Asahan pa rin na mainit na panahon sa buong bansa. Iyan ay dahil po sa umiiral na high pressure area sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng bansa makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong makapagulan, paggulog at pagkidlat dulot po ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Asahang tataas pa sa o ang heat index o damang init sa mga susunod na linggo. Ayon po sa PAGASA, ito po'y dahil nasa panahon na po tayo ng hot, dry season na pinatindi pa ng nararanasang El Nino. Anila, mas maraming lugar sa bansa ang ilalagay ngayong Abril sa tinatawag na danger category. Kaugnay po ng mainit na panahon. Posible rin naman ang may mga lugar na isa sa ilalim sa tinatawag na extreme danger category ngayong Abril at Mayo. Towards May ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index. Dumadami na po yung relative humidity natin. Tinig po ni John Manalo, climatologist ng PAGASA. Ngayong araw, inaasahan pa rin ang danger level na heat index sa mga susunod na o sa mga sumusunod na lugar. Naiya, Pasay City, Dagupan City, Apari, Cagayan, Puerto Princesa City at Aborlan dyan po sa Palawan, Pili, Camarines Sur, Roa City, Capiz, Iloilo City at Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Cotabato City. Bukod po sa Metro Manila, binabantayan din po ng PAGASA ang ilang mabababang lugar dahil dito mas tumataas ang heat index tulad po ng Tugigaraw, Cagayan, Dagupan at Northern Samar. Ang oras po natin ay 6 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang matinding heat index o damang init. Kabilang na dyan ang mga sumusunod, preschool to senior high school public sa Quezon City, patutupad ang asynchronous o synchronous classes, Bacolod City. Preschool to senior high school, public and private, Mangaldan, Pangasinan, Kalumpit, Bulacan, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Kalinog, Iloilo hanggang Biyernes, April 5. All levels, public and private, ipatutupad ang modular online classes. Kabangkalan City, Negros Occidental, Enrique B. Magalona, Negros Occidental, Silay City, Negros Occidental, Bago City, Negros Occidental, Himamaylan City, Negros Occidental, Talisay City, Negros Occidental, Hinobaan, Negros Occidental, Isabela, Negros Occidental, Maasim City, Sarangani hanggang Biyernes, April 5, General Santos City hanggang Biyernes, Surala, South Cotabato, afternoon classes lang ngayong araw. Tantangan, Cotabato, afternoon classes lang hanggang April 15, Sultan Kudarat hanggang April 15. May kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspindi ho ng klase kung sobrang init po ng panahon. Ito ang sinabi po ng Task Force El Nino sa gitna ho ng nararanasang matinding init factor o yung damang init sa iba't ibang lugar. Same time last year, ang Department of Education ay naglabas ng advisory na ang mga pribado at pampublikong paaralan ay pwede naman mag-shift dun sa online learning. Meron din kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na mag-cancela ng klase at mag-shift sa online classes. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Tinig po yan ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Iba na talaga ang panahon ngayon. Sobra, ang init. Iba na ang panahon ngayon. Dati nung bata pa kami elementary, ang cancellation of classes pag dahil may bagyo. Sa ulan. Ang oras po natin, 9 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. 87% ng mga guro at estudyante sa Metro Manila ang apektado ng mainit na panahon. Ayon kay Ruby Bernardo, presidente ng Alliance of Concerned Teachers, NCR Union, ito ang lumabas sa isinagawang survey ng kanilang grupo. Dahil sa mainit na panahon sa mga silid-aralan, naapektuhan na ang pagtuturo ng mga guro, ganun din ang pag-aaral ng mga estudyante. 87% po ang nagsasabi na talagang apektado yung kanilang pagtuturo at yung pagtuturo ng mga bata dahil sa sobrang init. Ang tinig ni Ruby Bernardo, presidente ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Union. Dulot nito ay inirekomenda ng kanilang grupo ang pagdraws ng online classes ngayong mainit ang panahon. Dapat tinanya magtayo ng dagdag na mga silid-aralan at kumuha ng mas maraming guro. Samantala!
Mahigit sa 200 kaso ng dengue na itala sa Western Visayas sa loob lamang ng isang linggo. Darwin Tapayan, Super Radio Kalibo. Darwin! Super Radio! Yes, sa kabila ng sinapantayang kaso ng pertussis at epekto ng El Niño sa bansa, nakapagtala naman ng 229 na kaso ng dengue ang Department of Health, DOH, Western Visayas simula noong Marso 17 hanggang 23 nitong taon na. Dahil dito ang Region 6 ay meron ng kabuuang 1,830 na kaso ng dengue ngayong taon na mas mataas ng 5% kumpara noong nakarang taon. Samantala, top 3 sa mga probinsya sa Western Visayas na mayroong mataas na kaso ang Iloilo Province na may 78 cases, Negros Occidental Province na may 36 cases, at Capiz Province na may 32 cases. Wala namang naitanang nasawi ngayong taon sa Western Visayas at nananatili pa rin sa sakto ang total recent dengue death count sa Western Visayas. Ako, si Darwin Tapayan ng GMA Super Radio Kalibo, nagulat para sa GMA Super Radio TZWP. Dapat totoo. Super Radio! Samantala, yung mga manukan dyan po sa General Santos, apektado na po ng El Nino. Mula ako sa GMA Integrated News, magulat po si Abby Caballero, GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby, pasok! Super Radio! Joel and Melo, dahil sa sobrang init ng panahon, kung saan umaabot na sa 40 degrees Celsius ang heat index o ang init na nararamdaman ng tao, apektado na ang ilang poultry farm sa General Santos City, kung saan nasa mahigit 100 alagang manok na ang nangamatay. Ang isang poultry farm sa Barangay Sinawal dito sa Jansan, nasa 150 na manok na ang namatay sa buwan ng Marso. May mga araw daw na mahigit 10 manok ang namamatay at karamihan sa mga ito ay 7 to 15 days old pa lang. Ayon sa nag-aalaga ng manok na si Julius Ayano, hindi na raw kaya ng mga alaga nilang manok ang init. Kahit nga daw sila ay hindi kinakaya ang matinding init. Nakaranas na rin daw ng kaparehong sitwasyon ang naturang poultry farm noong mga nakaraang taon at kadalasan daw itong nangyayari tuwing tag-init. Kaya para maprotektahan ang mga alagang manok, ibinababaraw nila ang trapal na sisilungan ng mga manok at palaging binibigyan ng tubig ang mga ito na kailangan ngayong matindi ang init ng panahon. Joel Melo, kaya upang maiwasan na nadumami pa ang mga namamatay na mga alaga nilang manok, regular daw ang monitoring ng mga kawani sa naturang poultry farm. Ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Salamat Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Super Radio! Samantala, 28 barangay sa lungsod ng Cebu, sinilalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Alan Domingo, GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan! Super Radio! Melo, Joel, nakahilira ang mga drums sa gilid ng kalsada sa interior portion sa Barangay Apa, Cebu City. Ito ang inimbakan ng tubig ng mga residente. Isa sa kanila, si Manang Victoria Candoli. Ayon sa kanya, tuwing gabi lang may supply ng tubig sa kanilang barangay, kaya kinakailangan mag-imbak ng tubig sa umaga. Dahil kapos ang supply sa tubig, sinigurado niya na hindi masasayang ang bawat patak nito. Isa hanggang 2 beses lang daw niya binabanawan ang mga nilalabhang damit. Ang tubig na ginamit sa pagbabanlaw ang ginagamit naman niya sa palikuran. Kahapon, Lunes, unang araw ng buwan ng Abril, diniklara ng Cebu City Mayor Mike Rama ang krisis ng tubig na nararanasan sa lungsod dahil sa matinding init ng panahon na epekto ng El Nino. Dahil dito, isinailalim sa state of calamity ang 28 sa bulubunduking barangay sa lungsod, karamihan na sa mga barangay ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing hanap buhay. Ipinakita ni Councilor Joel Garganira ang ilang larawan kung saan makikita ang sitwasyon sa mga sapa na wala ng tubig, mga bitak-bitak na lupain at ang mga tuyong pananim. Sitwasyon na una nang naibalita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patuloy ring bumababa ang antas ng tubig mula sa isang underground river na pinagkuhanan ng supply ng tubig ng mga residente sa Barangay Sudlon 1. Ito rin ang pinagkuhanan ng tubig ng mga magsasaka sa barangay at naging mga karatig barangay. Melo, Joel, sa kasalukuyan, inaalam pa ng Konseho ng Lungsod ang kabuuang danyos sa pananim at livestock na apektado ng matinding init ng panahon. Plano ngayong i-access ng LGU ang 96 million pesos na pundo mula sa 600 million pesos na quick response fund na gagamitin sa pagtugon sa nasabing problema. Ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News.
Naguuna sa Super Radyo DZBB. Dapat tuto. Uhaw yung manok. Kanina pa yun. Salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV. Balitang Bisnak! Super Radyo! Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS, sa nakalipas na limang araw, bumaba ng 15 sentimetro ang water level sa Angat Dam. Ala. Sa ngayon po ay patuloy pa rin pong bumababa po yung ating elevation po sa ating Angat Dam. Nako, naloko na. Dahil dito, sinimulan ng MWSS ang tinatawag na pressure management. Pagbabawas ng water pressure sa mga bahay sa Metro Manila tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po na madaling araw para makatipid sa supply ng tubig. Amin na po gini-implement po no, yung ating pong tinatawag na pressure management po. Okay. No, kung saan po no, binababa po natin yung pressure po sa ating mga kabahayan during night time pagdating ng alas 10 ng gabi. Hanggang alas 4 ng madaling araw. So hindi nakakaabot sa second floor. Mga ganong oras, Parimelo. Doon ka sa ground floor matulog. Sa baba. Doon ka maligo. Tiniyak naman ni Dizo na may dagdag na water sources o mga pinagkukunan po ng tubig ang dalawang water concessionaire sa Metro Manila. Nakapagpatayo na po tayo ng mga additional na water treatment plant dito sa Laguna kasi Laguna Lake po, ano, dalawang planta po dito sa may isa po sa may Muntinlupa at isa po sa may Pacquiao Rizal. Total of 200 million liters per day po yung capacity po nito na sufficient pa po no para just in case po na mabawasan po tayo ng allocation. Tinig po ni Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng MWSS. Samantala, antas ng tubig sa Angat Dam, naku po! Patuloy na bumababa batay po sa monitoring naman ng PAGASA Hydro Meteorology Division. Balita katin sa atin ni Alan Gatos. Alan, pasok! Super Radyo! Patuloy pa na nababawasan ang antas ng Angat Dam batay sa monitoring ng PAGASA Hydro Meteorology Division. Ang Angat Dam ang pangunahing nagsusupply ng tubig sa mga taga Metro Manila. Ayon sa tala ng PAGASA, nabawasan ng 36 na sentimetro ang antas ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Nasa 198.44 meters na ito kaninang umaga kumpara sa 198.80 meters na antas kahapon. Dahil dito umaabot na sa 13.56 meters ang agwat nito mula sa 212 meters na normal high water level na Angat Dam. Pero nasa 18.44 meters na lang ang agwat nito sa 180 meters na minimum operating level na Angat Dam. Maliban sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng Lamesa, ang Buklaw, Binga at Pantabangan maging ang Kaliraya Dam. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZBB. Apat toto. Ang oras po natin, alas 7.17 na po ng umaga. Huwag mag-underwear kapag nasa bahay. Yan ang payo ni dating Health Secretary. Pwede. Doktor ito ha. At ngayon, House Deputy Majority Leader Janet Garin sa mga babae ngayong mainit ang panahon. Sa pulong balitaan sa Kamara, sinabi ni Garin na tinatawag na prone sa fungal infection ang pribadong bahagi ng katawan ng mga babae kapag mainit ang panahon. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Si Candida pala. Si Candida, may kasalanan. Candida albicans. May apelyedo pa. Tao pala. Tao ba yun? Ito isang fungi. Okay. Ayun, no? Dahil dito mas mairam anya na huwag magsuot ng underwear ang mga babae kung nasa bahay lamang sila. Ang importante doon ay may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. Oh, yung mga lalaki, nag-aalis ng kamiseta pag nainitan. Anong payo sa mga lalaki? Ganon din, mag-alis ng kamiseta. Kamiseta lang. Ikaw naman, okay, ano bang gaalisin natin? Karsusilyo? May karsusilyo ka ba? Salawal.
Basta nasa lugar lang ng bahay. Susilyo pa rin. Sinauna. Pare, boxer na kayo natawag yan. Ang tinig po ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin. Samantala, pag-akyat sa Mount Apoy, pinagbawal muna ngayong buong buwan ng Abril para makaiwas sa wildfire. John Ryan Colonia, Super Radio Davao. John Ryan! Super Radio! Pinalawig pa hanggang sa buong buwan ng Abril ang pagbabawal ng trekking activities sa Mount Apo. Ayon sa Protected Area Management Board ng Mount Apo Natural Park, layunin ng hakbang na ito ay upang maprotektahan ang kabundukan sa epekto ng init na panahon dahil sa El Nino phenomenon. Mataas umano ang posibilidad ng sunog o wildfire sa ngayon na posible namang magdulot ng bantas kalusugan ng mga bumisita sa lugar. Una nang ipinatupad ang pagpapasara ng trekking activities sa bundok noong Holy Week. Pinapayuhan din ng mga trekkers at mountaineers na may planong umakyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga organizers para sa pagpapareschedule ng mga aktibidad. Ako, si John Ryan Calonia ng Super Radio Davao, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapa, totoo! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapagkakang nakakita tayo ng check, ano ba ang unang pumapasok sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Yung check po ng Right Med, ganyan din po ibig sabihin po niyan. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin po ng check po ng Right Med. Dahil mga gamot po ng Right Med, abot kaya po ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa, hindi po kayo meminosin. Kaya kapag hanap po yung gamot, eh huwag po kayo mahihiyang magtanong. Hanapin po yung check po ng Right Med. Para sa mga listahan po ng mga produkto Right Med, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor, mga kapuso. Oras! Alas 7.21, radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Maggie! My chicken cube na! New Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na! Magic Chicken Cube! Ang tinola, may isasarap pa! Mmm! Ang magic mo lang! Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang! Laki, kamiseta lang ang tatanggalin. Kamiseta? Yung kamisetang... O kaya magsuot ka na lang ng mga fishnet sando. Mga ganun. Mm. Oh, yun. Para madaling sa atin yan. Eh. Oh. Tsaka, pag nainitan si barangay chairman, labas ka ng barangay hall. Ba't dapat rito si barangay chairman? Papahangin eh, okay. O, talaga, oh. At saka magpalakas ng katawan. Oh, yung resistensya, mga kapuso. Ano ko, masusubukan ang resistensya mo sa panahon ngayon na mainit ang panahon. Walang bata, walang matanda. Depende sa lakas ng pangangatawan. Depende sa immune system, mga kapuso. Yan, oh, matinding init. Tapos biglang may manakanakang pag-ulan. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lang po't may Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Gluk na nagbula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in Forte variant, mga kapuso. Yan, yung capsule for adults, ito po yun. Yan. Pag binuksan nyo yung mga maliit na kahon na yan,
kapsula po ang laman niyan. Yung po yung capsule for adults na Immunomax food supplement. Yung kulay berde no, yung po yung Forte Bar yan. Yun naman dalawang kahon na matangkad na yon. Yung po'y para sa mga bata. Sira for Kids na Immunomax food supplement. Yung kulay berde noon ay yung Forte variant ng Sira for Kids Immunomax food supplement. Mula po sa aming studio o kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, alas 7.25 na po ng umaga, nagpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Tinapyasan ng 60 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Piso at 5 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ngunit dinagdagan ng 45 sentimo ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Super Radio! Ilang kumpanya po ng langis ang nagpatupad naman ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas o auto LPG. Kahapon binawasan po ng Petron Gasol ng piso ang presyo na kada kilo ng LPG. Katumpas po yan ng 11 pisong bawas presyo sa kada 11 kilong tangke ng LPG. Ngayong araw ay nagpatupad ang Clean Fuel ng 50 sentimo na bawas presyo sa kada litro naman ng kanilang auto LPG. Super Radio! Usad pagong ang mga sasakyan na bumagta sa EDSA kahapon dulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Bukod sa dami ng mga sasakyan na pabalik ng Metro Manila matapos ang Semana Santa, ay perwisyo ang idinulot ng mga kinumpuning kalsada na hindi pa natatapos. Mula sa West Avenue, Timog Avenue sa Quezon City, Santolan sa San Juan hanggang sa Boni MRT Station sa Mandaluyong, may mga hindi madaan ang lane sa EDSA dahil sa mga hukay. May iba na pinatutuyo na lang pero may ilang nakatiwangwang pa ang mga hukay. Ayon sa MMDA, 24 na hukay ang hindi natapos ng dalawang contractor na naglalagay ng fiber optic cables. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Iniwan lang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa ang ginamit pang pangharang yung mga MMDA Nako. Na cones singilin, and singilin, singilin. Barriers. May multa. Dapat, ano yun? May multa. Singil yan. Dapat, hindi na pinapasali sa proyekto. 58,000 a day. Pinulong na ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Nagkamali daw yung kanilang logistics. Nako. Nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na na hindi matatapos. Nako po, talaga naman, notorious. Inuna ang kumpanya, ang kita. Oo. Kesa ng kapakanan ng taong bayan. Hindi, magmulta kayo. Dahil dyan, pagmumultahin ang dalawang contractor at i-review ang lahat ng permit nila. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan. Kung walang traffic marshals, light penalty, 20,000 yan. Yun namang hindi natapos. Kung 24 yung not passable, kung 50,000 per day, that's 1.2 million per day. Per day? Malaki, 1.2 million per day. Ayan, magaling. Ang tinig po ni MMDA Chairman Romando Arte sa ngayon ay nasimento at nilagyan na ng steel plate ang ilang hukay. Samantala, humingi naman ng pamanhin ang Chief Executive Officer ng Arling Corporation na isa sa mga contractor ng mga road repairs sa EDSA. Inaako umano nila ang responsibilidad at gumagawa na ng mga agarang hakbang para matugunan ang idinulot na bala at matapos agad ang mga proyekto. Super Radio! Walta kayo. Pahirapan sa pagsakay ang mga pasahero na pabalik po sa Metro Manila mula sa kani-kanilang probinsya matapos po ang Semana Santa. Dahil po dyan ay meron po mga nangongontratang taxi driver na sobra-sobra pong maningil sa pasahe. Kontrata tayo, sabi niya, kasi traffic, sabi niya. Dapat sa metro. Kung magkano abutin ng metro, ako na lang bahala magdagdag ng niya kung ano po. Tip. Oo. Nako, LTFRB, hoy! Inig po ng pasahero na si Romeo Dulay. Paalala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, pinagbabawal ang pakukontrata ng mga taxi driver. Di hulihin nyo kahit gaano pa katindi ang traffic. Ayon po sa LTFRB, bukod po sa multa, posibleng ma-impound pa yung sasakyan, makansela yung prangkisa ng mga nangungontratang taxi driver. Kasabay po nito, nanawagan po ang LTFRB sa publiko agad isumbong sa kanilang tanggapan yung mga abusado at nangungontratang taxi driver para agad ma-aksyonan. Doon sa ating mga taxi drivers na
tigilan po yung pangungontrata o pag-overcharge para po sa ating mga pasahero. Malaking tulong po na ma-report po ito kaagad sa LTFRB dahil ang hotline naman po ng ating opisina ay 1342. 1342, dyan daw po itawag yung pong mga nangungontratang mga taxi driver. Dinig po ni Celine Pialago Vargas, tagapagsalita ng LTFRB. Iniinda ng mga pasahero ang mas matagal na biyahe at mas mahal na pasahe dahil sa tigil operasyon ng Philippine National Railway sa Metro Manila. Kabilang sa apektado ang pasahero na si Melanie Simba, ang dating 60 piso nitong balikang pasahe, higit doble na dahil sasakay na siya ng bus at jeepney. Eh wala mo magagawa, itiis muna. Hindi na may iwasan kahit mahal o hindi, kailangan mag-commute. Ang tinig po ng pasaherong si Melanie Simba, 25 bus ang binigyan ng special permit para bumiyahe sa Alabang Tutuban na ruta. Meron pong bus stops si HM Transport, yung pong provider ano, na malapit din po doon sa existing PNR stations para po hindi naman po sila malito. Ang tinig ni Jocelyn Jeronimo, Operations Manager ng Philippine National Railways, kada 30 minuto dapat ang alis ng mga bus pero pinupuno muna ang mga ito. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Bigyan ng vitamin sa mga bata, ha? Ayan. Yung iba ay kansilado ang klase. Iba naman ay online, mga kapuso. Yung iba ay pumapasok pa rin. Nakikipag-tagisan sa init ng panahon, Sus Mariosep. Kaya kailangan ng mga bata ay kondisyon-kondisyon din ang katawan. Dapat naka-vitamins po, mga kapuso, na mahusay. Ano po ito? Cherifer Sera Fortified with Zinc. Opo, mga kapuso, mga mami. O, di kayo po papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherifer po ay gumawa ng Cherifer Syrup na Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Panalo sa lasa pa lang. O, ito pa, mga kapuso, may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Yun na, kumpleto na. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras natin, 7.32, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Op, isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati sikat? Hindi namin mo. Kasinabi mo sa mga polisyan, nasabi ko sa kanya totoo. Ikaw nagpatatay kay Mamberto. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Meron ng mga ubo-ubo, may sipon, mga kapuso, may lagnat, headache, sobrang init kasi. May sore throat, mga kapuso, Diyos ko, yan na. Yan ang epekto ng init, extreme heat.
At saka yung tinatawag na danger level, meron pang ganun eh. Magkakaiba pa, mga kapuso. Yan o. Kasalukuyang El Nino po tayo ngayon. At hanggang ngayon po, yung init na yan, yung drought na yan, inaasa magpapatuloy pa hanggang Mayo po yan. Mag-ingat po tayo, mga kapuso. Dahil magiging karaniwan po yung heat stroke, yun, babala po ng DOH yan. Saka yung heat exhaustion ko tawagin natin, oy, huwag po natin kaligtaan ang posibilidad na magkaroon po ng flu o trangkaso. Opo, tama po ang dinig nyo, mga kapuso. Flu. Ngayon pong El Nino, mas malala ang epekto ng init sa katawan. Bibiyahe sa initan, tapos papasok sa opisina, naka-aircon, labas-masok, sobrang init, lamig, sa mga kapuso, nakakasama talaga yan ang pakiramdam. Pero paano po malalaman kung flu na nga ba po ang nararanasan? Basta two or more symptoms, mga kapuso, pwedeng flu na yan eh. Meron pong body pain at saka napapaubo dahil may tumutulo sa likod na lalamunan. Excuse me po, mga kapuso, baka flu na yan. Headache sa sobrang init, lagnat at saka sore throat, baka flu na rin yan. O, tatlong sintomas na po yun. At kapag nakaramdam ng sintomas ng flu, agapan agad gamit ang BioFlu. Basta two or more sintomas ng flu, mag-BioFlu. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Puspusan ngayon ang pagbabakuna sa mga sanggol kontra pertussis o whooping cough at iba pang sakit. Sa lungsod po ng Dagupan sa Pangasinan, sinamantala ng marami ang pagbabakuna. Sa lungsod po ng Iloilo, nagdeklara ng state of calamity dahil po sa outbreak po ng pertussis. Nagbaybahay ang mga health worker para kunin ang vaccination status ng mga batang 0 to 59 months ang edad. Sa datos naman ng Department of Health, umabot na sa 568 yung mga naitalang kaso ng pertussis kung saan 4 na po ang namatay, nakaramihan po yung mga sanggol. Dahil buti na pinayuhan po ni Health Undersecretary Eric Tayag yung mga magulang na masusing bantayan ang kalusugan ng kanilang mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan. At dahil sa hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas baban dibdi, babantayan nila kasi mangingitim yung bibi at baka biglang huminto sa paghinga. Dinig po ni Health Undersecretary Eric Tayag, sa gitna nito patuloy pong iniikayat ang DOH yung mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak. Aminado naman ang DOH na limitadong bakuna sa ngayon, kaya makatutulong ang pagbili ng bakuna ng mga lokal na pamahalaan. Ang oras po natin, alas 7.37 na po ng umaga, dapat gawin ang mandatory o sapilitan ang pagbabakuna contra pertussis. Yan ang paniniwala ng health advocate na si Dr. Tony Liatson sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis sa bansa. Sa panayam ng Super Radio DCWB, giniit ni Liatson na hindi dapat hintayin pa na tuluyang kumalat ang sakit. Kung ako imamarshal ko ang vaccination eh, I'm trying to be very aggressive. Kung hindi nila type yun, anong gagawin natin? Gusto natin magkasakit ang mga tao. Tiyan mo, namatay 40 deaths na. Yes, oo. Gusto ba natin paramihin yun? Mm-hmm. Kasi ang problema natin, in this country, we have lots of opinion, pero hindi lahat ng opinion tama. Ang tinig po ng health advocate na si Dr. Tony Liatson. Kasabay nito, sinabi ni Liatson na dapat kastiguhin ang mga grupo na kontra sa bakuna na nagpapakalat o bano ng maling impormasyon. Super Radio! Nakapagdala ang lokal na pamahalaan ng lungsod po ng Baguio ng 5 kaso ng pertussis mula 19 ng Pebrero hanggang 27 ng Marso. Nilino naman ang Baguio City Acting Health Officer na si Celia Flor Brillantes na walang tinatawag na clustering na mga kasong yan ng sakit sa kasalukuyan. Sinabi rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi dapat ika-alarma ng publiko yung mga naitalang kaso ng pertussis sa lungsod. Ngunit paalala ni Magalong sa mga residente, magdoble ingat upang maiwasan ang hawaan ng sakit. Hindi lang mga aso at pusa ang tinatamaan ng rabies o rabies. Ayon sa Department of Agriculture, 6 na baboy at 2 baka sa Marinduque ang tinamaan ng rabies. The latest ngayon sa Marinduque, pati cattle natatamaan, pati wildlife, tumalo na sa cattle ang rabies. Kaya they have to pursue also vaccination kasi the rabies will come from dogs and cats. Pati baka, nadali na. Iwas ko muna sa pagkain ng steak, pare. Talagang umiiwas ako dyan. Ang tinig po ni Agrico, mahal kasi. Ang tinig po ni Agrico. Baka ako iba dahilan. Ayan o. Ang tinig po ni Agriculture Undersecretary Dante Palabrica, ang sintomas ng rabies sa baka,
Kapareho din ang sa aso, kabilang ang grabing paglalaway at nauwi sa pagkamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kapag hindi naluto ng maayos ang karne ng baka o baboy na may rabies, pwedeng lumipat sa tao ang virus. Mahalaga din ang pagpili ng pagkukunan ng karne na may tatak na nasura ito ng mga meat inspector. Pero bago pa umabot dyan, kailangan naman ng pabakunahan contra rabies kahit ang mga baka. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oras, 40 minutos, makalipas sa kalas 7, radyo na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa! Tubig tipid tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Alam ko kung nasaan si Edgardo at ang Golden Scorpion. Nasa isla, lakdan sila. Ay! Elias, tutulungan ka. Bani, makinig ka. Mapapahama kayo. Hindi namin pwede papayaan. Bani! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Nationwide! One day, Chief PNP lang si Peralta pero may bago na tayong OIC. Hepe. OIC no? Lang siya. OIC naman, no? Ito naman, ito talagang hepe na po ito ng Philippine National Police kapalit po ang nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. sa Change of Command Ceremony sa Campo Crame, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ika-30 hepe ng PNP si Police General Romel Francisco Marbil. Agad din na promote bilang 4-star general itong si Marbil matapos siyang manumpa sa pwesto. Ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga ng sinabi ng ating presidente during the inauguration. Sir, matutupad po. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Ang magkasunod na tinig po ni na PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna nito ay pinatutukan ng Pangulo sa bagong hepe ng PNP ang iba't ibang banta. Such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos, bago italaga bilang PNP Chief si Marbil, nagsilbing hepe ng PNP Directorate for Controllership at naging Director ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Miyembro po siya ng Philippine Military Academy, Sambisig Class of 1991. Samantala, ang PNP buo po ang suporta sa kanilang bagong hepe. Alamin natin na balita yung malaki Mark Makalalad. Mark, pasok! Super Radio! Nagpayag ng buong suporta ang Philippine National Police sa kanilang bagong PNP Chief na si Police General Romel Marbil. Sa isang kalata, sinabi ni PNP Public Information Officer Presker Eugene Fajardo sa kanyang pag-upo bilang ika-30 PNP Chief, dala ni Marbil ang malawak na kasanayan, experience, dedikasyon at mahusay na pamumuno
Wala sa kanyang 37 taong pagsiservisyo ayon kay Fajardo ang natatanging service record ni Marbil, ang patunay ng kanyang kwalifikasyon na maging hepe ng PNP. Siya ay miyembro ng PMA sa BC Class of 1991, nagsilbering director ng Directorate for Controllership, Regional Director ng Constitutional Office 8, Director ng Highway Patrol Group at humawak din ng iba't ibang matataas na posisyon. Sinabi ni Fajardo na kumpiyansa ang bunghanin ng PNP na mapapalakas ng liderato ni Marbil ang kakayahan ng PNP na panatiliin ang kapayapaan, kayusan at seguridad ng bansa. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.45 na po ng umaga, may ipatutupad ng countermeasures ang Pilipinas kasunod na mga agresibo, illegal at delikadong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ng Executive Order No. 57, batay na rin sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong Huwebes Santo. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Ang tinig ni Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council. Kasama na dito ang Maritime Domain Awareness sa pagpapalakas ng National Maritime Council at paghahanap ng solusyon sa pamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap sa EO 57 ng National Maritime Council, kapalit ng dating National Coast Watch Council. Bubuo ito ng polisiya, mangunguna sa koordinasyon at magre-rekomenda sa Pangulo kaugnay ng Maritime Domain Awareness at Security. Sa cloud din ito ang lahat ng maritime territory ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas ng hukbong sa tataan ng Pilipinas. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ito'y susi kung nais po ng Pilipinas na matigil po yung panggigipit ng China sa loob po mismo ng ating exclusive economic zone. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The nine dash line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Sinabi pa ni Carpio na tihadong Pilipinas sa gentleman's agreement sa pagitan po ni na Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailan niya sa naturang kasunduan, tiyak na masisira kalaunan ang BRP Sierra Madre at mawawala na tayo ng control dyan sa Ayungin Shoal. We fell into the trap of China. I don't think that he was even misled because it's very clear. If you don't repair it, lulubog yun. You will not have any presence anymore. Tinig po ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Samantala, ang pamahalaan tiniyak po na patuloy na pairalin ng diplomasya sa harap ng mas umiinit na sitwasyon sa West Philippine Sea. Alamin natin ang balita niya malaki Tuesday New Tuesday. Pasok! Super Radio! Siguro ng Administrasyong Marcos na gagawin ang lahat ng diplomatikong pamamaraan sa gitna ng hindi humuhupang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na tulad ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nito isusuko ang alinmang bahagi ng teritoryo ng bansa at ipaglalaban ito sa madiplomasyang paraan. Ayon kay Malaya, naniniwala ang Pangulo na ang makatwirang dahilan ay hindi lamang sa aspeto ng pagpapalakas ng militar o ng defense capabilities na suportado ng mga kaalyadong bansa. Binigyan din ni Malaya na wala naman sa interes ng Pilipinas na makipaggera at ito rin marahil anyang nasa isipan ng mga kaibigang bansa maging ng China. Kaya pagbibigay din ni Malaya kabilang ang diplomatikong solusyon sa countermeasure package ng pamahalaan na una ng sinabi ni Pangulong Marcos. Ako si Tuesday Saguniu ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Ang oras po natin, alas 7.48 na po ng umaga, hindi isinekreto ng nakalipas na Administrasyong Duterte ang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulo Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa isyu sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Super Radio DZWB, giniit ni dating presidential spokesman Harry Roque na ilang beses itong inanunsyo at isinapubliko ng mga opisyal noong nakalipas na administrasyon. Itong gentleman's agreement po, ito po ay isinapubliko. Ito po ay inanunsyo ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Inanunsyo po ito ni dating Defense Secretary Lorenzana. At paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking press briefing noong ako po ay tagapagsalita.
Ang laman ng itong gentleman's agreement na ito para maiwasan nga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at ng China at tungkol dito sa West Philippine Sea, re-respetuhin ng parehong panig ang status quo. Bukod dito, binigyang din ni Roque na nagkaroon ng usapan si Duterte at Xi para mapanatiling maayos at mapayapa ang relasyon ng dalawang bansa, gayon din ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi ni Roque na nagkaroon ng pagkakamali ang China dahil ang kasunduan ay hindi na isulat o naging formal na dokumento. Kaya naintindihan niya kung hindi ito gagalangin ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, nangangamba si Roque sa direksyon na tinatahak ng kasalukuyang administrasyon at posibleng niyang tuluyang mawala sa Pilipinas ang control sa Yungin Shoal. Dahil ang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang Ayungin gaya ng nawala sa panahon ni Presidente Ninoy Aquino and Scarborough. Mawawala sa atin ang Ayungin via force o ano? Ay, via force na nga ang mangyayari dyan dahil ang Scarborough naman, kabahagi rin ng ating exclusive economic zone pero kontrolado ngayon ng China. So ganyan din po mangyayari dyan sa Ayungin. No? Ang tinig po ni dating presidential spokesman, Harry Roque. Wala umanong pinasok na gentleman's agreement. Ano ba ito? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping sa usapin ng paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dalawang beses niyang nakausap ang dating Pangulo nitong Semana Santa at sinabi umano ni Duterte na mainit na usapin ang Ayungin Shoal kaya wala siyang pinasok na kasunduan kahit kanino. Bye. Sino kaya nagsasabi ng totoo dito? Ayon pa kay Panelo, nagsisinungaling. At gusto lamang daw ng publicity ng sino mang nagpapakalat, uy, ng umano'y gentleman's agreement. Wawa naman si Roque. Naman, parang nalaglag ah. O nilaglag. Matatanda ang sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na nagkaroon po ng gentleman's agreement si Duterte Xi at hindi naman umano ito sikreto. Inaasahan namang maglalabas ng komento si Roque hinggil sa bagong pahayag. Dito pong si Panelo. Itinanghal na kampyon sa minimum weight division ng World Boxing Council o WBC ang tubong Bukidnon na boksingero na si Melvin Jerusalem. Nakabalik na ng bansa sa Jerusalem matapos ang kanyang laban sa Nagoya, Japan. Sa laban ni Jerusalem kontra kay Yudai Shigioka. Dalawang beses niyang napatumba ang Hapones sa round 3 at round 6. Nanalo si Jerusalem via split decision. Sa ngayon, wala pang pinal na plano kung sino at saan ang susunod na laban ni Jerusalem. Umakyat na po sa pito yung pambato po ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Nadagdag sa listahan ng 20 taong gulang na weightlifter na si Rosigi Ramos. Pinsan po ito ni Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Nakuha po ni Ramos ang spot matapos niyang magwagi sa 49 kilogram weightlifting category sa qualification event ng 2024 International Weightlifting Federation o IWF World Cup. Nasa dugo talaga siguro yung pagbubuhat ng mabibigat itong pamilyang ito. Ah. Baka kasama niyang lalaban para sa bansa ang iba pang mga atletang Pinoy na sini EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Superbalita sa umaga! Nationwide! Ano natin? Aba, napaka-init ng panahon. Ayan, mga kapuso, sobrang init ng panahon. Ano? Ang heat index ito po, damang init, aasahan daw tataas pa sa susunod. Madami na ng madami ng mga nag-cancel ng class, nag-suspend ng class. Marami na ho. Actually, tinitingnan ko yung listahan pati sa Mindanao. Balik online daw. Mindanao. Baka pwede mag-online ulit. Mindanao at saka Visayas. Total, napag-practice na po natin anong yung hybrid. Araw? Noong panahon po ng pandemya. At patuloy po ang pagbaba po ng level ng tubig sa mga dam, particular sa Angat. No? Yung Cebu, may crisis na po sa tubig. Kumusta kayo mga taga Cebu ngayon? Paano kayo nakakapagligo o nakakapagbanlaw, nakakapaghugas dyan? Baka gumagamit sila ng mga tubig poso ngayon dyan. Oo, pwede yun. Pwede yun. Pwedeng gamitin, alternatibo muna. Mga kapuso, no? Pero marami ng mga panukala, paring Melo, na ako pa paano tayo makakaiwas sa init, sobrang init. Yung pong si Congresswoman Janet Garin. Oh.
Hindi naman to Dr. Kagaw, talagang tunay na doktor ito, pare. Doktor talaga yan. At sinasabi po na at babae yan. Oh, ni Attorney Garin. Ni Dr. Garin. Dr. Garin, oh. Ay, pwede raw wag na munang underwear. Oh, underwear, yung mga babae. Dahil sila ay susceptible sa fungal infection. Yun, tama yan. Yun, marami po. Yung mga eskwela naman, dapat po talagang pabilisin na yung pagbalangkas doon sa amendment. Doon sa pagbabago ng ating school calendar. Oh, yun, oh. Balik na natin sa dati. Marami. Mas, para sa tingin ko, may advantage yung dati. Mm. Kasi, halimbawa, inaiwasan natin yung ulan, eh, sa bahay naman, hindi naman mainit. Ito yung init kasi kahit nasaan ka, mainit. Actually, eh. Sinasabi nga ni Paring Melo kanina, nung araw, nung panahon natin pare, ang cancellation of classes dahil sa bagyo ulan. Oo. Mga high school ka na nun, elementary pa lang ako. Isang taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Hindi, naalala mo si Dr. Nilo Rosas. Nilo Rosas. Maganda umaga po. ito po ang ating cancellation of classes sa yung araw na ito. Yun, siya yung taga-announce nung araw. Bagyo, pag may bagyo. Bagyo lang po. Pero ngayon, pag tag-init. Pati init, kasama na rin po mga iba kapuso. Na iba na talaga. Iba na pare, weather. Ito na yung climate change na yan. Yan. So, tayo po yan, pinag-iingat mga kapuso. Lahat po ng mga kinakailangang hakbang na gawin para makaiwas po tayo sa sakit. Dahil uso ngayon ng pertasis, uso ngayon ng ang tigdas. Yun. Dahil nga sa flu, init ng panahon, mga kapuso. Lahat ng klase ng sakit. Iwasan po natin. Ingat tayo. Kung pwede lang naman mag-face mask. Uminom tayo ng mas maraming tubig po ngayon. Yeah. Pero tubig pa rin ang problema natin. Kulang sa tubig problema yan. Problema nga tubig. Kulang tayo sa ano tubig. Patuloy yung pagbaba ng level ng tubig natin. Marami naman diskarte dyan. Ingat mga kapuso. At para hindi tayo magkasakit. Naman. Wala, sige. Okay. Palagan natin ang ating mga headlines. Damang init o heat index sinasanta tataas pa sa mga susunod na linggo ayon po sa PAGASA. Ilang paaralan nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil po sa inaasahang mainit na panahon. State of calamity dineklara sa 28 barangay sa Cebu City at sa San Vicente, Palawan dulot ng epekto ng El Nino. Pagbabawas ng water pressure sa Metro Manila sinimula nang ipatupad ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Mga kumpanya na langis nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dalawang kontraktor na nag-iwan po ng mga hukay sa iba't ibang bahagi ng EDSA nagdulot po ng pagbibigay ng trapiko. Aba, pagbibigat ng trapiko, pagmumultahin po ng MMDA. Pagbabakuna contra pertussis o whooping cough dapat gawing mandatory o sapilitan ayon sa isang health advocate. Ilang bakat baboy sa Marinduque, tinamaan po ng rabies ayon po sa Department of Agriculture. Dating Pangulo Rodrigo Duterte, wala umanong pinasok na gentleman's agreement kay Chinese President Xi Jinping ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Patiin lang natin na maligayang karawan ang ating mga kaibigan niyan po sa Iloilo, particular si Marisa Hervas. O, Iloilo. Marisa Hervas, happy listening and happy birthday po sa inyo. Belated, mainit ha? Na pagbati. Mainit po sa inyo. Happy birthday rin kay Marvin Clemente, pamangkin ni Direk Mike Clemente. Si Attorney Harry Roque, binabati natin. Naitanggi na naman. Naitanggi na naman. Dati nung spokesman, natatanggi rin. Kaya nga. Ganito na naman. Hindi na bago kay Attorney Harry Roque yan, no? Mga kapuso. At sumayo po ang kabuhan ng mas pinalawak, mas pinalakas na Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Ray Isabel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras at kalahating minuto bago sumapit ang alas 8. Standby, saksi sa Double B. Sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radio. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindi
Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. EZWB, servisyong totoo. Walang inikilingan, walang inoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang inikilingan, walang inoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZWB Super Radyo. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sa adulting, ang daming moods. Dapat may boost. Drink Burst 3 Adult Boost every day para boost mode. May active try boost para sa adulting moods mo. I-boost mode mo na. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Good morning, angels. Good morning, Charlie. These ladies are more than just pretty faces. Charlie's Angels, Full Throttle, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix. Keeping it good. 18 weeks na daw akong buntis. Kung napahamak sa ating baby namin, hindi kita nang papatawad. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Bakit parang hindi ka mukhang masaya? Ano, ikaw ba magsasabi o ako? Asawa ng asawa ko. China na naman? Umay ka na ba? Oo. Eh kasi naman, tahimik na sana, di ba? O sa may gentleman's agreement pala. Pero sabi, nagkakais ang lahat, hindi binding, hindi legally binding. Kaya lang, meron lumalabas, merong nagsasabi o nagpapakalat ng impormasyon na hindi totoo. Hindi, nagsabi na hindi totoo. Kaya nga. So, ang sinasabi ko, meron sino mas sa kanila ang hindi nagsasabi ng totoo. Either si Roque o si Panelo. Panelo. Sabi po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, meron ng gentleman's agreement sa pangitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni President Chinese President Xi Jinping. At ito daw ay sinapubliko. Yes. Diba? Yan ang sinasabi. Kung sana ito lang. At sabi din ni Attorney Roque sa atin, ito'y paulit-ulit niyang binanggit dati. Kahit inanunsyo din daw ito ni dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano, ngayon ay senador. Joel, nag-search ako, nag-google ako, naghanap ako ng statement to this effect ni dating Secretary. Wala akong nakita. Ang keyword is gentleman's agreement. So yun ang hinanap ko. WPS, ang West Philippine Sea. Okay? With China ang nilagay China, ko. Okay. Wala ka nakita. Walang ganitong to this effect na may kasunduan na walang magiging expansion ang China at ang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pinag-aagawan teritoryo. Ang meron, may hininanawagan si Cayetano na magkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Southeast Asian nations at ng China
para dyan sa karagatang sako po ng South China Sea. Hindi binabanggit na sana'y magkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan po ng dalawang pinuno ng bansang, wala, mga bansang involved. Wala. Southeast Asian nations, mm-hmm, sa pagitan ng China at Southeast Asian nation para po sa paggamit ng karagatan sa South China Sea. Wala raw po kasing mekanismo na magpapatupad ng anumang legally binding na kasunduan sa lugar na yan. Yun lang ang meron. Okay. Mm. Ang nagsasalita ngayon, si dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo tsaka si Attorney Harry Roque. Yes. Ang sabi ni Panelo, walang ganyan. Walang ganyan. Dahil nakausap niya raw dalawang beses nitong Holy Week si dating Pangulong Duterte at sinasabing wala akong pinasok na kasunduan. Sa South China. Sa China. Gentleman man yan o... Yes. Hindi. No? Oo, gusto kong marinig at siguro kahit ikaw din at ang mga kapuso natin. Si Senator Cayetano? Yes. Senator, pakilino naman po ito. Ano na ito? Pagkakataon nyo na para i-straighten lahat ng issue. Pwede rin si dating Pangulong Duterte o kaya si Secretary Lorenzana. Pwede. Kasi nabanggit din ang pangalan ni Secretary Lorenzana rito. Ang gusto ko talaga marinig si dating Pangulong Duterte. Sir, kayo po ang... Kasi alam mo kung bakit kailangan nating linawin ito, Joel? Mahalaga po yung issue ng gentleman's agreement. Ito ang ibinabalandra ng China sa pagmumukha natin bakit sila bully sa atin sa West Philippine Sea. At yung agreement na yan, na hindi naman legally binding at hindi pwedeng panghawakan ng China, ang nagiging flashpoint ngayon sa West Philippine Sea, ibig sabihin, pinag-uugatan siya ng gulo. Alam mo, Weng, diba? ang gentleman's agreement, pwedeng itanggi. Totoo kasi yan. Walang kasulatan. Yes, walang black and white. So kung pumasok man sila sa gentleman's agreement o hindi, pwedeng dahil nga hindi masyadong popular, itong kasunduan na ito, pwedeng itanggi. Ay, wala akong pinasok na ganyan. Totoo. So, ang problema natin, ang China, ito ang pinaninidigan. Alam din po ng China na hindi legally binding ito, kay Duterte lang ito. Iba na po presidente namin. So kung gusto ninyo magkaroon ng panibagong gentleman's agreement, you talk with our president. Hindi na si Duterte ang pinangahawakan nyo ngayon. Alam mo, may bagong team song ngayon si Attorney Roque. Ano? Story of my life. Kasi ganyan din siya nung araw . Pagka may sinabi siya, sasabihin nung ibang mga kasama niya sa administration na hindi totoo, hindi tama yung sinabi. No? So, tignan natin. Hindi ko rin naman, actually, Weng, sa totoo lang, hindi mo rin masyadong sasandigan na yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte ngayon dahil... Paiba-iba din naman siya na sinasabi. Medyo palyado na rin, no? Yung kanyang mga pronouncement. Baka pag sinabi niya ngayon iba, tapos sabihin niya kayo na bukasan, ay kahit patayin niyo ako, wala akong sinabing ganyan. Hindi ko sinabi yan. Yun lang bansag niya kay BBM, diba? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong sinabi yan. Wala daw siya sinabi. Ko ilang beses natin pinlayback dito. Oh, hindi pa. Na talagang sinabi niya. So, medyo hindi mo na rin sasandigan yan. Gusto natin marinig si Senator Alan Cayetano. Gusto lang malinaw yung issue Secretary kasi po nagiging ugat ng araw, DFA, at sinasabing siya involved dito. Mm-mm. As doon sa alleged gentleman's agreement na yan. Tahimik si Senator Cayetano. Magsasalita din siya. Sir, baka gusto niyo po magsalita. Bukas po kami marinig ang inyong panig. Yan po, mga kapuso. Andyan po si Rowena Salvacion. At siyempre si Joel Rezubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kayo magkakauntaan tayo sa Himpapawid Palaton Tunan. Taxi sa Double B! Nako, ang dami natin ipa-follow up, mga kapuso. No? Ang dami hong lumalabas na mga sakit po ngayon dahil po sa sobrang init ng panahon, mga kapuso. Imagine mo, yung nananahimik na lalawigan ko na marinduke. Grabe, no? May rabies na ang mga mamoy at maka. Kaya nga, yung mga mamoy at maka. Pati manok nga yata. Wag naman sana, 3M na yun. Wag naman, o. Pero mamoy, seryoso, manok, maka, mga kapuso. Manok hindi pa ho, no? Pero rabies, tinatamaan ng baboy at ngayon baka. Ngayon ako nakarinig noon. Ngayon din ako nakarinig niyan. At ngayon ay iwasan na masyado. Hindi natin maiwasan na iwasan ang mga ganyang klase ng karne. Totoo, pero ang ilang paliwanag ng BAI, Bureau of Animal Industry, at saka ng Department of Health, huwag kayong bibili ng mga kinatay na karne kahit sa palengke na walang tatak ng sanidad. Ikaw ba, Weng, pagka pumunta ka ng palengke, hanapin mo yung matatak. Suki mo na, di ba? Siyempre, pagtitiwalaan mo na yun. Totoo. Kung saan man source na kinuha yan, malas mo. Tsaka baka nabili na yung may siya, tatak, hindi yung ibang party wala ng tatak. Kundi siya NMIS, di ba? Accredited. So, mahirap. Ako ngayon, iwasan ko muna steak.
Ako nga pritong liyempo lang. Araw-araw, bawal na. Oo. Dahil pati pala, bakit tinatamaan ang rabies mga kapuso? Puntahan mo na natin ito. Daing lang ang iwasan ko. Bureau of Corrections, gumagawa na po ng mga hakbang para maibsan ang matinding init sa mga piitan. Problema to, Joel. Sa ating mga yan. Detention cell. Sa mga police station, di ba? Totoo yan. Yung estado ng, yung kalagayan ng mga preso, no? Talagang... Ang sobrang baba ng kalidad ng pamumuhay nila sa loob ng kulungan. Dumating kaya nga yung punto na hindi na makatao. Kaya diba? Nga eh. So, yun ang problema rito. Lalo na ngayon, ito, palagay ko, ang pigsa dyan, Weng. Oo, boil. Talagang kalat na, mga kapuso. Uh-huh. Lalo't meron pang ganitong klase ng ano, ang init ng panahon. Christian Manyo. Si Christian Manyo. Christian, good morning. Pasok. Aminado ang Bureau of Corrections o BUCOR na apektado na rin ang mga piitan sa bansa nang nararanasang mainit na panahon nitong mga nakalipas na araw at linggo. Kaugnay nito, sinabi ni BUCOR Director General Gregorio Katapang Jr. na pinapayagan na pansamantala ang mga dagdag na electric fan sa mga piitan mas matagal na oras sa labas ng selda at nagpapadala na rin ng yelo ang BUCOR sa mga kulungan para maiksa ng inita. Dahil bukod sa mataas na temperatura, nakadadagdag din sa init na ang overcrowded na mga kulungan. Ayon kay Katapang, bukod sa 20 hanggang 30 mga nahilo at dinala sa ospital, wala silang naitatalang binawian ng buhay dahil sa nararanasang mainit na panahon. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Pero sa totoo lang, hirap na rin ng refrigerator na bumuo ng yelo. Oo, sa sobrang init ng panahon. Totoo yan. No? Talagang doble-doble kayod po sila. Mm-hmm. Yung motor po ng mga refrigerator po ngayon. Mga pumupunta sa mga resort, dapat mag-iwas na, umiwas muna, mag-iwas sa nakalalasing na inumin ayon sa Department of Health. Maraming nalunod, Weng. Dahil lasing. Dahil lasing, no? Nung panahon ng, nung panahon na Semana Santa. Manny Vargas, Mango. Pinasisiguro nga ng Department of Health sa publiko na hindi sila lasing o nakainom ng anumang uri ng nakalalasing na inumin kapag magtutungo sa mga resort. Sa pahayag ng DOH, nilinaw ng kagawaran ng kalusugan na walang safe level ng alcohol. Kaya payo ng kagawaran, hindi dapat nakainom kapag nasa mga beach o pool para iwas sa disgrasya at pagkalunod. Ang paalala ay ginawa ng DOA. Actually, ang paniwala dyan kasi ng mga lasing, Weng, pagka lasing ka, nakainom ka, medyo malagihay ka na. Oo, tipsy-tipsy. Talong ka sa tubig. Tapos? Matatanggal lang ka ng amats ng tama. Yun ang paniwala nila. Pero ang nangyari, buhay mo, amats din. Tinatamaan sila ng, ng lunod mga kapuso dahil nga mali po yung paniniwalang yun. Ang problema kasi doon, Kuya Joel, dagdag na natin, minsan sa sobra kasing kalasingan, kahit hindi marunong lumangoy, ang nasa isip kaya. Yun, oo. Lumalakas ang loob eh, no? Mayabang ka pag may alak at may alcohol ka eh. Di ba, Romel? Sa mga kokontra dyan, di ba, alam ko yung Joel, yung mga kabataan, ang sabi nga nun, pag manliligaw ka, uminom ka muna o tumagay ka muna. Ay, hindi, torpe yun. Yun nga, di ba, sa mga torpe, pampalakas ng loob yun ang sinasabing, pampalakas daw ng loob. Minsan nagiging ano pa yun, pahamak, dahil nakikita daw ang karakter na isang tao pag galasing eh. Totoo. Iba naman, lumalakas ang loob, susugod sa dagat, ayun, tinatangay ng agos. Ang paalala nga ay ginawa ng DOA sa gitna ng dagsa pa rin ang mga kababayan nating nagtutungo sa mga resort dahil sa matinding init. Sa talaan ng pambansa pulisya noong Semana Santa, umabot sa 29 ang mga nasawi dahil nga sa pagkalunod. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Oy, tsaka pag pumunta kayo ng resort, alamin niyo kung malinis yung tubig ng resort na inyong pinagliliguan, ha? Lalo na kung mga bata ang dadalhin mo. Kundaga, Baseco, sinabi ng DNR, wag, dagat yan. O, kasi nga, talaga resort, hindi naman ang Baseco kasi hindi naman resort yan eh. Dagat sa akin mo eh. O, yung Dolomite Beach, hindi natin alam kung malinis ng tubig doon. Hindi rin pinapayagan na paliguan yung Dolomite Beach. Talagang pasyal-pasyal ka lang sa white sand. Ano ka lang, sunbathing. White pa ba? White pa. Mahalang binayad dyan. Kaya dapat maging white dyan. Mahalang binayad. Ang DepEd mga kapuso, pinapaalalahanan ng mga school principal na may kapangyarihan po kayo na magsuspindi ng klase kapag matindi ang init ng panahon. Detalye, Mark Makalalad.
Nagpaalala ang Department of Education sa mga principal o pinuno ng mga paaralan hinggil sa kanilang mga kapangyarihan at pananagutan kaugnay ito sa pagpapasya hinggil sa pagsuspende ng in-person classes sa kanilang nasasakupang paaralan. Bunsod na rin na nararanasang matinding init ang panahon sa mensahe ni Defense Spokesperson Undersecretary Michael Poa. Sinabi nito na batid naman ng mga school official na nadiling prioridad ang kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral at ng mga kawandi ng paaralan. Anya, pinapaubayan nila sa mga opisyal ng paaralan ang pagpapasya kung hindi muna papapasukin ang mga mag-aaral at sa halip ay lumipat sila sa alternative delivery modules kung higit na kinakailangan. Base naman sa datos ng DepEd kahapon, nasa 13 lokalidad ang nagsuspende ng kanilang in-person classes sa mga paaralan at lumipat muna sa alternative delivery modules bunsod ng naranasang malinsangang panahon sa kanilang lugar. Isa rito mula sa Ilocos Region, particular ang Dagupan City sa Pangasinan, 8 sa Western Visayas, 2 sa Zamboanga Peninsula at 2 sa Sokcergen. Habang ngayong araw din, may ilang mga paaralan din ang nagsuspende na ng face-to-face classes, pero sa mga oras ito, hinihingi pa natin sa DepEd kung ilan ang kabuang bilang ng mga paaralan ang nagsuspende ngayon ng face-to-face classes. Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA Super Radio. DCWB, dapat totoo. Taxi sa WB! Patindi ho ng patindi, ha? At sinasabi ho na ngayong Abril, Weng, ang maaari tayong mapunta doon sa tinatawag na extreme danger category. Yes, totoo sa sobrang yan. Init ng panahon. Ano? Kaya may mga, actually, naging trending ngayon yung naging payo ni Congresswoman. Secretary ngayon ni Congresswoman Garin. Doktor. Si Janet Garin, mga kapuso. At sinasabi niya, ano daw, wag na raw mag-underwear yung mga kababaihan. Magsuot ng pajama o kaya boxer. Kung nasa bahay lang ha, nasa bahay lang po. Kasi syempre, susceptible daw mga babae sa tayo sa fungal infection. No? Yes. Kaya lang medyo unfair. Pero ang sikreto doon, kay babae, kay lalaki, maging malinis lang kayo sa katawan. Iyon, yes, oo. Oo naman. Wash well. Oo, tapos ang ano lang, medyo may sama lang ang ako ng loob kay Congresswoman Garin dahil hindi siya nagbigay ng payo sa mga lalaki. Hindi mo ka rin mag-shot ng pang-ibaba mo kung gusto mo. Pwede ba yun? O bakit hindi? Siya. Basta huwag ka lalabas ang bahay. Ito, real talk lang naman. Yes. Kasi iba nilalagyan na mali siya. No? Pero real talk lang, medical mga kapuso. Talk. O ito talaga, sinasabi, napayo ho ng mga doktor doon sa mga lalaki, huwag kayong mag-shot na masisikip ng mga underwear. Yes, totoo yan. Kahit sa babae, mamaya balikan natin yan. Pero nasa linya natin, Joe, si Assistant Secretary Francis Bringas, na Deputy Spokesperson po ng DepEd. Magandang umaga po, Asek, si Joel and Weng po sa Double B TV at DCWB. Hi, Asek. Yeah, hi. Good morning. Hi, Joel and Weng. Good morning. Maraming salamat po sa oras, Asek. Meron po kayong payo sa inyong mga, sa mga principal, school superintendent, o may mga kapangyarihan kayo na magsuspende ng klase. Ano pa po bang ibang measures ang ipatutupad ngayon ng DepEd sa tindi ng panahon? Mukhang babalik po natin yung ating hybrid dahil nga sobrang init po ng panahon. Same time last year, naka-experience tayo ng ganito at meron na tayong directive talaga na authorizing our school heads na gumawa ng measures, not only suspending face-to-face classes, but relaxing or giving flexibility to wearing of uniforms by both teachers and learners, pati na rin yung pag-make sure na fully ventilated ang kanilang mga classroom and the availability of potable water. Yun, oo. Yun, hindi ba problema yun, Asek? Yung availability ng tubig na inumin? Well, as far as I know, lahat ng mga schools natin, particularly mga classrooms, merong mga water dispensers yan. So they will have to replenish every now and then their water dispensers para readily available siya sa ating mga learners. Ma'am, Asik, dun po sa mga public school natin, provision lahat ito ng gobyerno, hindi ba? Paano po yung may kulang, walang electric fan, kung meron man pero kulang? Lalo na kung halimbawa, hindi agad-agad nagsuspende ng face-to-face classes ang eskwelahan. Yung mga ganong provision po ba, pinaglalaanan na rin ngayon ng DepEd yun? Yeah, meron tayo sa ating, naka-built-in yan sa ating mga maintenance and other operating expenses ng ating mga schools. So, ang advice natin talaga sa kanila is to adjust their monthly budget or allocation para mabigyan ng tugon yung ating mga pag-fully ventilate ng ating mga schools, ay mga classrooms. Mm-mm. And also, doon sa ating mga existing partners of the schools through our Adapt School program. So, hindi lang sana during the Brigada Eskwela tayo
nagtutulungan, kundi at this time kung nakailangan natin ng mga provisions of facilities for ventilation. Oh, mahalaga po yung tulong ng private sector. Siguro tama yun. Kasi pag brigada eskwela, pag bago magpasukan yung Joel eh. Mm. Pero higit kailangan yung kanilang sustenance do sa pagtulong dito, dito sa mga eskwelahan. All throughout, lalo na mga ganitong mga nasa krisis yung eskwelahan natin, di ba, Asek? Ay, tama yan, Weng, no? Teka, nawawala si Asek. Balik natin. Asek Brinkers. Oh, nawala yung kanyang signal, mga kapuso. Actually, ngayon, Weng, ano? Nasa linya na siya ulit. Okay. Hello. Asek, opo. Yes, sir. Nawala kayo. Yeah, oo. Yeah, I was saying, so siguro yung Brigada Eskwela Plus natin, kailangan natin i-sustain all throughout the school year para naman yung mga other needs na schools na hindi pa kayang tustusan ng budget ng maswelahan ay maging focus din ng ating mga partners. Okay. Ito lang, Asik, kasi dahil nga sa sobrang init ng panahon, hindi ho natin maiiwasan, baka may mga estudyante po sa, habang nasa loob ng eskwelahan, alam mo yun, mag-collapse. Okay, diba? Mag-nosebleed. Nosebleed. Baka kinakailangan natin palakasin yung ating klinika. Bagamat na medyo baka labis na paghingi ito, nang pwede pa ibigay ng gobyerno. Pero yung mga clinic po natin, meron ba tayong mga sapat na mga health worker doon para tumugon doon sa mga ganito klase ng mga problema? Pagdating sa ating mga school health personnel, no, naka-base kasi yan sa mga division offices that they are assigned in cluster schools. Kaya through our school health division, naka-alert din yung ating school health personnel para i-monitor din yung mga situations, particularly in areas na tinatamaan talaga ng extreme heat. And yung mga schools natin through the regional offices were also advised to closely coordinate with the rural health units, barangay health units, para yung immediate response natin in cases na meron tayong ganito. Yung mga PE classes po, ASEC, normally bumabad sa right. Yes, nag-restrict na tayo ngayon mga outdoor activities na during yung mga restrictions natin from 9:30 up to 3 o'clock, dapat wala na tayong prolonged exposure under the sun. So may mga interrupt tayo ukol siya. Mayroon pong proposal, Asek. Last point ko na lang ito. Alam kong medyo limited ang time ninyo. Na mag-adjust tayo ng oras. Halimbawa ay 6 to 10, tapos 3 to 6. Para iwasan yung natin yung pinakamainit na oras po ng araw. Yes, that is very possible, Weng, no? In fact, that is part of the alternative delivery mode na sinasabi natin. That is one of the variation. Mm-mm. Na magkaroon ka ng early in the morning adjustment and then later in the afternoon na adjustment just to make sure na ma-complete mo yung time allocations natin. And meron na tayong mga ibang regions na for example region 4A Calabarzon, meron ng directive from kanilang regional director na pinapayagan ng mga schools na magkaroon ng flexibility in terms of time or scheduling of classes. So part ito ng responsibility and karapatan o kapangyarihan ng principal na magdesisyon, hindi kailangan magbaba pa ng directive ang DepEd National Office. Yes, exactly. Right. Kasi this is on a case-to-case basis. Hindi natin gagawan ng national order. Baka mamaya lahat nag-adjust. So it will be on a case-to-case basis at fully authorized yung ating regional directors, including school division superintendents and students. All right. Asik, salamat. Thank you. Mag-ingat ka. Good morning. Welcome, Joel and Weng. Thank you. Thank you, Asek. Francis Bringas, Deputy Spokesperson, DepEd, mga kapuso. Actually, ako, Principal Weng, ayokong maatang sa aking responsibilidad kung mapapahamak yung bata. Totoo. So kung makikita mong, napakainit ng panahon ngayon, siguro dapat everyday nagmo-monitor sila ng forecast ng pag-asa. Yes, dapat bahagi na yun ng schedule ng mga school heads. Mahirap pagka napahamak ang bata sa ilalim ng pamumuno mo. So may forecast naman po ang pag-asa kung gaano magiging kainit today or the next day. So, pwede nyo nang tansyahin kung ilang araw kayong mag face-to-face classes or mag ibang mode kayo ng pagtuturo. Tsaka yung sinasabi mo mga electric fan, meron na kayong nabibili na portable? Meron. Yung maliliit. O individual na lang yung mga sadyante. Pwede naman yun na disaksak lang. Di baterya nga yung iba. Chargeable. At yun, pang mukha lang. Diba? Pero para yung ibibili na ni mami at saka ni daddy sa mga bata. Kaya lang medyo, syempre, baka yung iba walang pambili. Lahat dapat ng bintana, pinto ng mga eskwelahan, buksan. Buksan ninyo, mga kapuso. Buksan nyo po para sa hangin. Huwag po sa magdanakaw. Baka may ibang usapan yun. Oras natin, mga kapuso, alas 8:23. Radyo na. TV. Kortesiya na. Disiplina pa.
patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number one AM station ang Super Radyo DZBB. At number one FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number one. Maraming salamat mga kapuso. Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na. Magic Chicken Cube. Ang tinola, may isasarap pa. Magic mo lang. Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang. Op, op, op. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. You're watching Double B TV on GTV. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Nagsasabi na talagang apektado yung kanilang pagtuturo at yung pagtatuto ng mga bata dahil sa sobrang init. Sa Double B! Narito muna ang DZBB bagong-bagong balita. Mga manukan, dyan sa lungsod po ng General Santos, apektado na ng matinding init. Mahigit 100 alagang manok nangamatay. Pag-akyat sa Mount Apo sa Davao, ipinagbawal muna ngayong buwan, buong buwan ng Abril para maiwasan ang wildfire. Bureau of Corrections, gumagawa na po ng mga hakbang para maibsa na matinding init sa mga piitan. Mahigit 200 kaso ng dengue na itala sa Western Visayas. Pamahalaan, patuloy na pairali ng diplomasya sa gitna ng mas umiinit na sitwasyon sa West Philippine Sea ayon sa National Security Council. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan na Super Radio, DZBB. Saksi sa Double B! Baka magkaroon tayo ng dito, ano? Sabi ni Rizalino Perez sa ating Facebook Live, gawa na lang po ng paraan ng school room kung paano palalamigin. Bili daw ng maraming bloke ng yellow. Ice. Tapatan ng electric fan. Ngayon, diba? Mapapansin mo, magpa-pop out sa mga ano mo, sa algoritmo sa Facebook o kaya sa Instagram, may mga binibenta ngayong mga ano, mga portable aircon. Oo, meron. Portable meron. Aircon na pwede mong bitbitin. Yes. Dadalhin mo sa lugar na nakaupo ka, nasaan ka. Pero na doon. Pero pang personal yun. Tatapat mo yun. Oh, pang isa-isa sa'yo. Yun. Hindi pwedeng pang isang buong room. Hindi pwede. Talagang ano. Pero ganun po, nauuso po. Dahil nga po, nag-a-adjust po. Ano yan? Technology. Because itong problema ho natin sa init po ng panahon. Baka magkaroon lang tayo ng problema sa supply ng pagkain. Well, kasi hindi lang Atuto bigas. Hindi lang mga taniman ang pinoproblema natin. Itlog, manok, livestock. Nangangamatay, nagkakasakit po, tinatamaan. Tinatamaan din po ng mga sakit, gaya po ng rubbish. Diyos ko, mga kapuso. At hindi lang yung Joel, yung iba pang root crops mo, yung kamoteng kahoy, yun kamote, nga. Lahat po ng root crops. Kasi pag igang-iga ang tubig sa lupa, ay wala talagang tutubo doon, walang magbubungang root crops. Kaya ang, diba? ang ating inaantabayanan, although sana huwag mangyari, tumaas ang presyo ng pagkain. Yan. Yun ang kasunod niyan. Ganda pa naman ang target sa inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya, problema natin, may problema tayo sa El Nino. Nasa linya natin si Dr. Dante Palabrica. Siya po ay Assistant Secretary for Livestock ng Department of Agriculture. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DZBB GTV. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel and Weng. Ngayon lang po namin narinig itong rabies sa baka tsaka sa baboy. Mm-hmm. Paano ba natuklasan ng DA ang ganitong mga kaso? Well, nangyari ito sa Marinduque at ang veterinaryo na naka-assign sa Marinduque reported that to the Department of Agriculture na mayroong mga nakagat ng aso na may rabies at nung makagat ang baka at ang baboy, kinek nila antigen testing and then kinonfirm ng Bureau of Animal Industry na ito ay rabies. Ah, okay. So nakagat po ng aso? Mm-hmm. Tama ho ba, Dr. Palabrica? Yes.
Tama ka nun. Pero ang rabies po, Doc, hindi po siya likas na nakikita sa baka at saka sa baboy. Well, alam mo, noong araw, noong 1970s, noong estudyante pa ako sa UP, ang amin lang nakikita yan sa aso. Tapos ngayon eh, nitong huli, pusa. Ngayon, pati nga, daga, di ba? Daga ho, meron daw niyan eh. Nakagat kasi ng rabid na aso na itatransfer yung virus to the host na nakagat. Tapos nagkakahawa-hawa po yung iba pa sa iba pang hayop. Kailangan may contact, ano? Let's say, nakagat yung asong ulol, kakagatin yung baka, kakagatin yung aboy. Yan ang nangyari sa Marinduque. At pati sa ano, noong 2023, 20 baka ang namatay sa Pampanga dahil din sa rabies. Same case din, nakagat din po ng aso tapos nagkahawa-hawa na lang. Oh, nagkagatan tapos sinagat yung baka, namatay yung mga baka. So dapat po pala, pag merong recorded na nakagat ng asong ulol na ibang hayop, dapat ina-isolate yun para hindi makapanghawa sa iba o hindi makakagat din ng iba? Oo. Importante na ma-isolate tapos ang pinakamaganda lumapit sa veterinaryo na marami naman tayong veterinaryo ang Department of Agriculture, Provincial Vet, at Municipal Vet. So, they are in a position. Kasi may SOP na yan eh. Dapat po yung pinapatay agad? Yan. Kailangan i-identify mo muna. Opo. And we have the right diagnostic system for that. Fully enforced naman yan sa baba. Opo. Okay. Nakakita na tayo, Weng, ng isang tao na kinagat ng asong may rabies. Yes, ano? At nakita natin kung paano na ulol yung tao. Minsan takot nga nangangagat, tubig, nangangagat din mga kakapuso. Pero ito bang particular na kasong ito? Nabantayan ba yung naging lagay nitong mga hayop, itong baka at yung baboy na nakagat po ng asong may rabies? Ano ba? Nangagat ba sila? Nanuwag? Naulol, nagwala. Pa, paano ang ginawa dyan na Dr. Palabrica? Asong may rapist din ng mga baka. Nangihina, naglalaway, umiikot. Tapos after a while na mamamatay din ito dahil mabilis ito kumalat sa loob ng katawan ng animalia. Mm-hmm. So, recorded. Ni-record ito sa Marinduque ng ating veterinaryo. Kaya nga, dahil doon sa report na yon na ang Department of Agriculture ay nagsimula ng rabies campaign. Dahil bawat araw, isang taong namamatay sa Pilipinas nang dahil sa rabies. Napabayaan ng dahil nga dumami. No? Mahigit 20 milyon na yung aso at pusa. Kailangan may rabies vaccination. Kundi hindi ning tao, pati mga animalya na kagatin niya, ay pwede niyang tamaan din ng rabies. Yun. Pag halimbawa po, Doc, namatay sa rabies ang isang nakagat ng asong ulol ng kapwa hayop, paano po ang pag-dispose nun? Well, as usual, kailangan yan ibaong sa ilalim ng lupa at para hindi kumalat, no? At the same time, pero under the Air Clean Act, hindi na pwede magsunog. Yes. Kaya importante na i-condemn na lang yung animalia at ibaon ng malalim para hindi na kumalat yung sakit. Linawin ko lang, Asek Palabrica, ang babakunahan po natin ng anti-rabies yung mga aso. Hindi po ito mga baboy, yes. Hindi po yung baka. Oo. Yes, actually, na-misquote nga ako na babakunahan yung baka. Hindi. Ang primary source ay yung aso at pusa. Kaya doon nakatuon ang konsentrasyon ng Department of Agriculture dahil alisin mo yung source, hindi naman tatamaan yung mga kakagatin na
na animalia. Kadalasan kasi, Weng, ano eh, ako nag-aalaga ako ng aso. Yung mga aso ko, nasa loob lang ng bakuran eh. Oo, no? Hindi lumalabas. So, madalas yung ako nakakagat. Pero okay naman ako. Hindi naman ako naulol. dahil malinis eh. Oo, malinis correct. Yung paligid. Kasi sinasabi nila, ang asong gala, ayan daw ang madalas tamaan ng rabies dahil nga ko ano-ano kinakain. Contaminated food. Marumi ang pagkain. Ang mga hayop ba, limbawa ang baka, ang baboy, Dr. Palabrica, ang manok, nakakain ng maruming pagkain na may rabies. Nagkakaroon ba sila ng ganun? Nagkakaroon ba sila ng rabies din? Kahit hindi sila nakagat. Asek, Ganito. Yung rabies kasi is a virus, ano, and it is transferred by dogs ng pagkagat. So, kung sasabihin natin na magkakasakit ng rabies yung mga kumain, mayroong pasabilidad. Pero wala pang akong nababasa na journal about it. But ang nakikita namin sa field ngayon ay yung pagkagat ng asong ulol sa baka at namamatay at sa baboy. Yun. Ang anuman pong alaga, baboy man yan o baka man yan, namatay dahil sa rabies, hindi pwedeng lutuin, ibenta. Kasi may ibang nagbasasamantala, Joel. Bocha nga, pinagsasamantalahan nga, Baka gawing longganisa eh. Totoo yan. Gawin na ibang byproduct, hindi po ba, Dr. Palabrica? Bawal po yon. Bawal yon kasi zoonotic disease ito eh. Ibig sabihin na zoonotic, pwedeng i-transfer na from animal to human. So, sa National Meat Inspection Code, bawal ang may sakit na animalia na kainin dahil hindi mo alam pagka pumasok sa katawan ng tao kung itong virus na to ay lalago o lalaki. Hindi tulad ng ASF. Ang ASF kasi kahit kainin mo, hindi nagkakasakit ang tao dahil ang ASF ay sakit ng baboy na sa kapwa baboy lamang lumilipat. So ito, halimbawa ganito, malinaw mga kapuso, yes. No? Pagka nakakain po kayo, halimbawa yung namatay alaga niyo, namatay alaga ng baka, nakagat pala ng aso, no, na may rabies at nakain po ninyo, tatamaan po kayo ng rabies. Yun. So na ita-transfer po sa ano yan. Dapat hindi po nakakain ng ganito. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa palengke. Oo. Bibili tayo ng baka, nakagat ba ng aso yan? Wala namang aamin. Bago mo bilhin, wala nga aamin sa'yo. Lalo na kung nagbebenta ng bocha, masira ulo yun eh. Oo, talagang diba? Ang importante lang talaga, Dr. Palabrica, no? Dapat dumaan po sa NMIS. Yes, yung mga binibenta, nila. No? Ng mga pagkain sa palengke. Yes, and NMIS is also under my supervision. Opo. And I can guarantee you that our NMIS people are doing their job hanggang magdamagan yan sa katayan. At they see always see to it that yung ating mga consumer will have the best food, no? Hindi infected. Kasi immediately yan, pinakukondem ng NMIS yan pag may nakita. Magagaling yung mga tao natin sa NMIS sa Kabae dito sa atin. Wala pong sintomas. Halimbawa, bibili ako ng karne. Paano ko malalaman kung may rabies ito? Yun nga. Wala ba tayong wala palatandaan? Wala pang naitatalang mga pag-aaral tungkol doon. Sapagkat itong mga lumalabas na kasong ito ay paputok-putok lang at hindi nakikita. May mga kumain ng animalia na may rabies pero hindi naman nagpakita. Pero as I said, anything na infected, lalo na zoonotic disease, ay kailangan pag-ingatan natin. By the way, ang Pilipinas is the only country in Asia with an official endorsement from the World Organization for Animal Health, o WOHA, para pagdating sa rabies. Tayo ang the only country na nagtutulak ng sa rabies. And the Philippines is the third in the world. So very conscious ang Department of Agriculture at ang Department of Health to prevent itong rabies na isang patay isang araw na itinala noong 2023. Okay. Ano naman po itong anthrax? Yan. Sa mga alagang hayop. Okay.
Delikado rin ba yan? Well, anthrax, dito sa Pilipinas, nung nagtala ito ng anthrax, yung ng 2022, ito'y sakit ng may spores na nakukuha through inhalation, ingestion, or cutaneous. Ibig sabihin, kapag ang tao ay may sugat at lumapit sa animalya na may anthrax, ay tatamaan siya. Pero handa ang Department of Agriculture at ilang dekada na panayang gawa ng anthrax vaccine ng Department of Agriculture. Actually, every year nagko-condemn na ang bakuna pag nag-expire ito. And we continue to produce it. At naka-preposition na ang mga anthrax vaccine natin sa Region 2 dahil ang Region 2 ang madalas tamaan at may kapabilidad ang Region 2 na mag-analyze kaagad kung ang baka ay may sakit ng anthrax. And immediately, kinukonfirm yan dito sa main office para malaman natin kung anthrax. At tulad din ng rabies, kailangan itong ibaon, sunugin, wag na sunugin, ibaon upang hindi ito kumalat. At karamihan nangyayari ito pag malapit ng umulan. No? Oh, laganap na po ba yan dito? Wala. Hindi yan laganap. Sa ibang bansa na nasa yung Laos, may report. Wala dito sa, yung anthrax dito, hindi ganun katindi. At karamihan na isolate lang yan sa Region 2. Pero sa ngayon, Asik, sa ngayon, wala tayong recorded na anthrax case sa mga alagang hive sa Pilipinas. Meron lang tayong vaccine for preparation, kumbaga. Yes. Wala tayong anthrax at huwag tayong matakot sapagkat handa ang gobyerno at naka-preposition na ngayon yung mga bakuna sa Region 2. Speaking of bakuna, alam mo, ang pangunahing problema pa rin natin sa livestock, particular sa baboy, yung ASF. African Swine Fever. Pero, kamusta po yung bakunahan po sa ASF, Dr. Palabrica? Well, as of now, aktibo ang Department of Agriculture na pakikipag-usap sa Food and Drug Administration upang mailabas yung mga bakuna at maaprubahan na ng FDA. Meron ng tatlong bakuna na nakasala ngayon sa FDA at base sa pronouncement ng ating Secretary Kiko, ay baka before the end of this year ay lalabas na ito. Mm-hmm. At importante ito upang maging matagumpay ang pagre-repopulation ng baboy natin na nalimas ng ASF. Hindi kaya makadagdag to sa presyo ng baboy? Oo. Mahal po ba yung bakuna? Mahal. 1,000 yata o 500 piso. Parang ganun. Bawat isa? Bawat tara. Alam mo, pagka maraming bakunang papasok, bababa ang presyo. Bumaba presyo. Bababa yun. Ang takbuhan ngayon, ang alam ko, mga 400. Pero papasukin mo yung mga kalaban yan, babagtak yan. At napakaliit ng parte ng presyo ng bakuna para maapektuhan ang presyo ng baboy. Marami na bang gumagawa, Doc? Marami nang gumagawa ng bakuna. Alam, ang una kasing impormasyon na natanggap namin, Vietnam lang daw eh. Yes, isa pa lang. Isa pa lang daw eh. Meron na sa Vietnam, dalawa. Isa sa Korea, isa sa Chulalongkorn sa Thailand. At dalawa hanggang tatlo sa Europe. Ang gumagawa. So, paspasan ang gawaan nito sapagkat ito ang pinaka sa 44 years ko dito sa livestock, no? Ito ang pinakamatinding sakit na pumasok na naramdaman ko bilang veterinaryo. Okay. All right. Salamat po, Asik. Mag-ingat ka. Magandang umaga. Sir, thank you. Marami rin salamat sa inyong dalawa. Si Secretary Dante Palabrica, Assistant Secretary for Livestock ng DA. At so, isa sang veterinarian. Malinaw, no? Wala tayong dapat ikatakot sa pagkain po ng baka. Yung bakang nagkaroon ng kaso ng rabies, nakagat po. Isolated case po yan. Pati po yung baboy, nakagat din. So, hindi yan yung mainit ang panahon, nagkaka-rabies sa mga gumagalang baka. Unless kakagatin po sila ng hayop na meron pong rabies. Yun lang. Once na-confirm na rabies ang kinamatay,
ilibing nyo, wag nyong ibenta. Oh, wag nyong bawal ibotya. Na bawal yun, ha? Oh. Ang oras natin mga kapuso, alas 8.45, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Bakit pati si Kathleen dinamay mo? Kasinapin mo sa mga pulisyan. Sabi ko sa kanya totoo. Ikaw nagpatatay kay Mamberto. My Guardian Alien. Weeknights 10:30 p.m. on GTV. Hinahanap namin si Leon at huwag kang magkakamaling tulungan siya. Pwede bang tumigil ka na? Ididimanda kita. Di sige, gawin ninyo. Kung mapahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Asawa ng asawa ko. Ngayong Martes. Diyan ko nasa siya! Labanan mo ako! Hindi ko natatakot kayo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the president has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The 9-line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Yung gentleman's agreement po, ito po ay isinapubliko. Ito po ay inanunsyo ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Caetano. Inanunsyo po ito ni dating Defense Secretary Lorenzana. At paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking press briefing nung ako po ay tagapagsalita. Ang laman ng itong gentleman's agreement na ito para maiwasan nga ang gidwaan sa panig ng Pilipinas at ang China at tungkol dito sa West Philippine Sea, re-respetuhin ng parehong panig ang status quo. So, double B! Nasa issue na rin lang tayo ng hayop. Gusto ko lang basahin at panawagan ko na rin ito sa mga LGU. Natin syempre dito sa programa at alam ko mag-a-agree ka. Sana daw po maging programa ng LGU, Local Government Units or Barangay Chairman ang libreng pagkapon sa mga sa palaboy na aso at pusa para hindi po dumami. Hindi option yung huhulihin mo, lalagay mo sa hindi maganda ang trato sa dog pound or cat pound kung meron man nun. Pero kung hindi niyo po kayang alagaan, huwag kayong mag-alaga. Kasi yung pag-aalaga ng hayop job, hanggat cute, mag-ayaw mo na. Hindi, dapat yan sa barangay, sinesensus, di ba? Dapat tapos, o kaya, tinatala. Maglagay, kaninong aso ba to? Yes, diba? Or kung hindi po kaya na may, baka pwede niyo ilibre yung kapon para hindi po sila dumami. Hindi option niyo agad yung ipapapatay. Or euthanasia. Libreng ano, anti-rabies diba? Shot. Pwede. Diba yun yung mga meaningful na programa eh, hindi yung
ano ba, magpapalamay kayo pag may, may libing, magpapatong is kayo hanggang may lamay. Mapakinabangan naman yung mga barangay may kapitan. May ira kayo eh, ira. Mura lang po yung pagpapakapon kung talagang gagawin ninyo libre para sa constituents nyo. Gagalit si Weng Salvacion. Taxi! The Double B! Super Radio! DZ Double B! Ito na. Dahil nga sa init ng panahon, Weng. Yung panghapong klase mula o sa kinder hanggang senior high school sa Muntinlupa, suspendido dahil po sa inaasa matinding init po ng panahon. Diyan sa area ng ano ng Parañaque yung Naiya. Yes. Isa sa pinakamainit na area. Grabe. Yan, no? Christian Manyo, Christian, pasok. Sinuspindi na at walang pasok sa Muntinlupa ngayong hapon mula kinder hanggang senior high school sa pampublikong paaralan sa lungsod, habang ang mga pang-umaga naman ay hanggang alas 10 na lamang ngayong umaga ang klase. Ayon kay Mayor Rufy Biason, ito'y dahil sa natanggap nilang forecast at impormasyon mula sa PAGASA na makararanas ng mainit na panahon ang lungsod ngayong araw. Samantala, sinabi rin ni Biason na nasa desisyon na ng mga School Division Office Muntinlupa kung magpapatupad ng blended learning, habang diskresyon naman ng pamunuan ng private schools kung isususpende rin nila ang kanilang mga klase sa pribadong paaralan. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio, DZBB, last report, taxi sa Double B! Well, nagbawas na tayo ng pressure ha, sa tubig. Announcement mo ng MWSS, mula ho alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 po na madaling araw, yung water pressure binawasan. Ramdam mo na. So, yung mga nasa second floor, ang liguan, hindi na ho kayo mararating. Hindi, talagang hindi na makakarapanik ang tubig doon. Okay. So, dito lang kayo sa baba. Although, yung mga ganitong oras kasi, Weng, wala na masyadong gumagamit. Unless panggabi ka. Kaya na nasa bahay ka, nasa trabaho ka na nun eh. Yun, ang kailangan mong ligo, madaling araw. Yun ang problema mo, no? Pero sa baba na lang kayo maligo. Paano kung walang liguan sa baba? Ba't sila nagkaroon ng liguan sa taas kung hindi sila nagpaligo? Dapat sa simula, di ba? Dapat sa simula, doon pala sa baba may liguan na. Pwedeng ano lang, powder room sa baba. Papalusot ka pa. Sandali mga kapuso. Magbibigay talaga tayo sa ilang palalo. Ay, happy birthday kay Mau, ha? Si Mau po, nakabasok na. Mau de la Cruz, so kahapon, April 1. Isang buong linggo yan ng actually, birthday ni Mau. Mau, ano, maraming nagsasabi, baka daw maloko sila ng April Fool's Day. Oo. Sa totoo lang, wala masyadong naloko. Dahil? Tao, no? Dahil mas marami raw naloloko sa election day kaysa sa Fool's Day. Oo naman. I agree. Oras natin, alas 8.52. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. These ladies are more than just pretty faces. Charlie's Angels, Full Throttle, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix. Keeping it good. 18 weeks na daw akong buntis. Kung napahamak sa ating baby namin, hindi kita mapapatawad. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Bakit parang hindi ka mukhang masaya? Ano, ikaw ba magsasabi o ako? Asawa ng asawa ko. Thank you.
Eh, wag naman po natin lagyan ng malisya yung payo ni Secretary Garin. Real talk lang, weng. Hindi, tsaka ano yun? She means well. Payong doktor po yun. Isang doktor po yan. Actually, sa totoo lang, yung mga lalaki nga, binabanggit ko sa'yo, isa sa mga payo ng mga doktor, lalo na doon sa mga hindi magkaanak, no? Sinasabi nila na huwag masyado magsusot ng mahigpit na brief, no, para sa mga lalaki dahil nakaka-apekto po sa reproductive capability ng tao yan. Same goes sa mga babae. No, kaya yung mahilig magsuot ng mga ano ba yun, yung tawag doon, basta yung mahigpit. Mahigpit, yung mga tight, yeah, mga tights, no? Mahigpit na pantalon, yung mga super stretch na. Tapos, ano yun, nagkukos para yung mga ugat mo sa katawan, sa legs mo, ay ma-press. Buong maghapon mo pang gamit yun. Eh, yung iba nga, nagsusuot pa ng totoo leather yun. Pants eh. Oo. Leather pants, di ba? Init-init pa na. Oo, yung isang dating kalihim nung... Sino yan? Pero naka-leather pants. Oo. Grabe, oh. Wala, hindi naman po pinagbabawalan na magsuot ng stretch na pantalon kung gusto ninyo. Kaya lang dapat limited time. Hindi yung buong maghapon kayo nakasuot ng gano'n kasi hindi po talaga maganda sa katawan. Ang delikado lang dyan, yung doon sa payo ni Secretary Garin, baka 110 million Filipinos tayo, weng. baka matagdagan. baka dumami yung populasyon natin, di ba? Yung projection na tayo magkakaroon ng baby boom nung panahon ng pandemic kasi everyone ay nasa bahay, hindi nagkatotoo. Hindi ba nagkatotoo? Humina pa ang production ng mga bata nung panahon na yun. Hmm? Totoo yun. Basta sa record yun ng Popcom. Ah, talaga? Oo. Ang sinasabi mo ngayon, baka dahil sa proposal, mabaliktad yung sitwasyon. Sinasabi ni Paring Melo, baka daw mag-init si Mister. Grabe naman. Kasi El Nino ngayon eh. Diba? Mas mahirap yun. Mainit. Kayo naman. Huwag kayong magdidikit yung pag mainit. Yung first line of defense eh. Wala. Yung mga kapuso. Anyway. First line of defense. Maganda. Maganda yung panukala. At yun para sa kabutihan po ng kalusugan po na ating mga kababayan. But again, do it sa confines ng inyo pong bahay. Yun, ha? Wag po naman. Huwag yung lalabas kayo ng bahay. Oo. Diyos ko naman. Nagtanggal ka na sa plot. Oh. Lumabas ka ng bahay. Diyos ko naman eh. Eh bakit El Niño eh? Isa ka pa. Yung mga payo natin. Oh. Anyway, mga kapuso, andyan na po si Egan. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Obel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Good morning mga maharlika. Ang mga bayan, mga kapuso, oras natin sa kalahati minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa!